So ready na ta. So this is live. Okay, so okay, una sa lahat, magandang gabi po dito sa Pilipinas, lalo dun sa mga nakikinig ng ating live webinar ngayon. And of course, syempre, magandang gabi sa lahat, no? Lalo dun sa mga kababayan nating OFW, kung ano mang kung umaga man dyan or gabi, magandang umaga at magandang gabi sa inyo lahat. Especially dun sa mga kababayan nating OFW na nakikinig ngayon. Okay, syempre, bago ang lahat, ayoko pong kalimutan, baka mamaya makalimutan ko, binabati ko po nga pala yung mga kababayan nating OFW na umahataw po dyan, yung mga eyewoners natin dyan, especially yung Team Hong Kong po, and syempre, mga kababayan natin sa Taiwan, sa Singapore, Spain, Madrid, sobrang dami na po nating mga eyewon leaders na umahataw po dyan sa mga iba-ibang bansa na mga kababayan natin tunay na bayani na OFW. And of course, dun sa mga eyewoners from Japan, Dubai, lalo sa Dubai ho natin, napakarami nating eyewoners na sumusubaybay po sa atin, lalo na pagdating sa dito sa live webinar natin. And of course, syempre, ang Saudi natin, palaki ng palaki. And bagong grupo ho natin dun sa Turkey, binabati ko kayong lahat. Okay, and ang Hawaii and then ang US. And dito naman sa Mindanao, binabati ko po yung mga eyewoners natin, Tagum, Jensen, na humahataw ngayon sa Surigao, Butuan, Davao, and of course, sa Dibolog na lumalaki na ngayon na humahataw. Cagayan de Oro, Iligan. Okay, and siyempre sa Cebu, binabati ko po yung mga eyewoners natin sa Cebu, sa Western Visayas po, Iloilo, Bacolod, na nakikinig ngayon, nanunood ngayon. And of course, siyempre sa Rojas, Calibo, and Guimaras na nanunood ngayon ng live webinar ho natin. And siyempre, hindi naman pwede mawala po ang dito sa Luzon, dito sa Metro Manila, binabati ko po yung mga nakikinig ngayon at nanonood ng natin ng live webinar dito sa Batangas, Calamba, Mindoro, Olongapo, Tabok, Angeles, Tarlac, Manila, Bulacan. And guys, dito sa grupo natin sa Baguio na humahataw ngayon. Guys, maraming salamat po especially dun sa mga leaders na nagtiwala ho sa amin. Maraming salamat po dahil sinamahan niyo ho kami. Isa kayo sa mga nagtiwala ho sa amin. And of course, sa mga kababayan nating OFW na first time na makikinig ng live webinar, maraming ngayon pa lang po kami po yung nagpapasalamat. Maraming salamat po dahil binigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo para tingnan ang napakagandang opportunity nito. So guys, here we go, no? Pag-usapan ho natin. Okay. Okay, ready na? Ayun, okay. Sige guys, pag-usapan naman ho natin yung opportunity. And syempre, bago ang lahat, papakilala ko muna ang aking sarili. My name is Anthony Gatchalian. I'm one of the Vice President for Training. And mamaya po, meron ho tayong special guest na magsasalita po. Syempre, hindi po and then, good news po, ito po yung third live webinar IBP ho natin na kung saan kasama ko po yung mga BODs natin. Okay, and then nakumpleto ho kami. Mamaya magse-share po sa inyo ang aking mga kasama po, ang aking partner po na BOD na magse-share ho sa inyo para makita ninyo. Okay, kung gaano ka-sincere, kung paano po ba namin 'to binuo at para magkaroon din ho kayo ng idea. Okay, so 'yan. So guys, ngayon this opportunity, alam niyo po, this opportunity lalo na din sa mga kababayan nating OFW naghahanap talaga ng opportunity na magkaroon ng magandang buhay. Guys, kung ikaw ngayon na nakikinig ng video ng ito, okay? Guys, ako na po nagsasabi po sa inyo, this opportunity para sa mga taong gustong kumita, this opportunity para sa mga taong gustong magbagong buhay, this opportunity para sa mga taong talagang gustong makatulong. Well, kung ikaw ngayon nakakapanood ng video ng ito, guys, this opportunity para talaga sa iyo. Kaya this take this advantage, grab this opportunity dahil this is a pioneering stage. Ibig sabihin, mag-uumpisa pa lang tayo. So this coming July 15, tapos ng office ho natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung office ho natin. Of course, syempre, ipapakita ka this coming July 18 ang ating grand opening ng ating main office.
And then mamaya papakita ko sa inyo yung actual office ho natin. And then kami sobrang excited ho kami. Siyempre mga kababayan ho natin na nasa ibang lugar dito sa Pilipinas, I hope na makapunta ho kayo para maksaksiyan ninyo kung gano'ng kalaki yung office ho natin, kung gano'ng talaga kaseryoso kami at ang kumpanya, okay, na tinayo namin to para sa inyo, okay, na talaga makakatulong ho sa inyo, okay. So yun, so here we go ngayon. This opportunity, alam naman ho natin, lalo na po sa mga kababayan nating OFW, hindi po ganun kadali. Alam ko po, naiintindihan ko po yung sitwasyon niya, although hindi pa ako naranasan maging OFW. Pero siyempre, sa dami kong mga members, ang dami ho namin members na ginagawa tong negosyong ito, nakaka-relate po ako sa kanila. Okay, so alam naman ho natin, hindi ganun kadali ang buhay po dyan sa abroad. Okay, kaya nga po, this company na dinesign namin para sa inyo to, dahil malaki pong maitutulong sa inyo, lalo na kung ititake mo yung gaytong opportunity, ititake mo yung advantage mo, lalo na sa mga kababayan nating OFW na talagang gusto na rin talagang magkaroon ng magandang buhay, pero tinitiis mo yung pagod, hirap, tinitiis mo dyan yung pangungulila na siyempre para sa pamilya ho natin. Alam ko po, lalo na, alam niyo po, pag nag-decide ka, pinakinggan mo ako mabuti, malay mo, na pag tinake mo itong advantage mo, malay mo, yan na yung kauli-huli mong pagpunta sa abroad, dahil pag kumita ka, hindi mo na kailangan lumayo sa pamilya mo. Pag kumita ka dito, hindi mo na kailangan iwan yung pamilya mo para kumita ng malaki, dahil dito pa lang sa Pilipinas, you can do this. But, syempre, hindi lang yan. Itong company nito, isa sa mga pinaraject namin, talagang goal namin na pwede mong gawin yung gaytong opportunity, itong opportunity, pwede mo siyang gawin na kahit hindi mo iwan yung trabaho mo. Ngayon pa lang sasabihin ko sa iyo, you can do this. Online marketing, dahil meron kaming dinesign, ultimo yung mga gagamitin yung mga tools, gagamitin yung trainings pagdating sa online marketing, and then iga-guide namin. So guys, this is the third live IBP namin. And in fact, hindi na ho kayo ganun mahihirapan, kasi ipuprovide namin lahat ng tools. So ang magiging trabaho mo lang, the moment na ginawa mo to, online marketing, ang trabaho mo lang copy-paste. So isi-send lang na, bibigay namin sa iyo yung link, at yung link na yan, isi-share mo lang sa mga kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, and wala silang gagawin, di kumanood. Manood saan? Manood sa amin, para ipakita namin kung gano'ng kagandang tong opportunity. Kasi ang challenge naman dyan, lalo doon sa mga kababayan nating ordinary, sobrang busy, yung challenge po yung paano may papaliwanag. Siyempre, lahat naman karamihan po ng mga na nag-i-start sa gaytong opportunity, sa gaytong industriya, ang nagiging challenge dyan, gusto mo yung business, kaso nga lang, sino yung magpapaliwanag, sino yung magpapakita ng negosyo? Well, trabaho na namin yan. So, ang trabaho mo lang, copy-paste yung link, copy mo, and then ipipaste mo na lang, or isi-share mo na lang. Yun na lang ang trabaho mo, na kung ikaw ngayon nasa abroad, yun na lang magiging trabaho. Then, ipuprovide namin mga video teasers, mga success story, company profile, na ang trabaho mo lang just to share. Okay? Lahat ng yun ipuprovide namin para mas mabilis mo siyang gawin yung negosyo. Kagaya na lang nito, isa sa mga tools na ginagamit ko natin, live webinar. Okay? Na kung saan talaga magagamit ninyo sa pagbibusiness mo para makapagpalaki ka ng network. And hindi lahat po ng na nagninegosyo na ang nagbibusiness, inagagawa yung gaytong klase ng live webinar. And then wag ho kayong mag-alala, tuturuan din namin kayo paano mo gagamitin yung live webinar. Okay, meron ho tayong mga tools, available na po yan, para at least mapabilis yung pagpapalaki ng network. Okay, so guys, ganito po yan. So ang challenge po sa mga babayan nating OFW, alam naman ho natin, nagtrabaho ka dyan, pumunta ka dyan para kumita ng pera. Hindi ko na kailangan tanungin ko kayo kung gusto mo bang kumita ng malaki, kaya ka nga nag-abroad para kumita ng malaki, right? And hindi ko na rin siguro kailangan tanungin ba kung may pangarap pa o wala, kung malaki ba ang pangarap mo. And in fact, kaya ka nandiyan dyan is because malaki talaga ang pangarap mo para sa pamilya mo. And well, ang magiging challenge po dyan, kikita ka ng malaki, uuwi ka ng Pilipinas, but ang reality, pwede mo maisip magtayo ka ng business. But ang totoo po dyan, pagpunta mo sa Pilipinas, dahil buong buhay mo nagtrabaho, buong buhay mo nag-abroad, so wala kang idea pagdating po sa negosyo. So ang challenge dyan, uuwi ka ng Pilipinas, meet mo yung ipon mo, dahil wala kang alam sa business, pag tinayo mo yan, ang challenge po dyan, hindi mo alam kung paano mo siya papatakbuhin. So ang challenge po, pag nagninegosyo, pwede ho kayo mag-try and error, lalo na pag wala kang experience. Kasi buong buhay mo nagtrabaho, hindi nag-business. So anong mangyayari sa pera mo? Mauubos lang. Okay, so ang challenge po dyan, lalo na dun sa mga walang alam sa business. So in the end, pwede mo maubos lahat ng pera mo,
pag naubos, possible na bumalik ulit sa abroad para magtrabaho, para kitain, kumita ka ulit ng malaki. And then, yun na lang ang mangyayari. So, ang mangyayari ang nagiging challenge po dun sa mga nag-abroad, uwi sa Pilipinas ng negosyo. So, buong buhay niya nag-abroad. Okay, hayo naman na ho natin habang buhay nag-abroad. Okay, kasi alam naman ho natin, hindi po ganun kadali ang buhay sa abroad, lalo na kung ang pamilya, kung may anak ka, lumalaki yung pamilya nyo, lumalaki yung anak ninyo, na hindi nyo nakakasama. So, hindi ho ganun kadali. So, naiintindihan, kaya gumawa ho kami ng solusyon na magagawa mo negosyo na habang may kontrata ka dyan, sasamantalin mo na na makakapagpalaki ka ng network mo, makakapagpalaki ka ng negosyo mo na hindi mo kailangan iwan ng trabaho mo. And the moment matapos ang kontrata mo, mag-endo ka, pag-uwi mo sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin yung pagtakbo ng negosyo mo. So in the end, okay, umikita ka pa rin. So lahat ng yan, ituturo namin sa inyo. And syempre, yung pag-uusapan ho natin, ang challenge lang po dyan, alam naman ho natin, pag business ang pinag-uusapan, hindi naman kasi lahat ng tao business-oriented. Tama po ba? So ang totoo po dyan, pag sinabing business, ang daming perspective ng tao. Ulitin ko, hindi po lahat ng tao po business-oriented. Karamihan po ng tao na nai-involve sa ganito po, ay alam naman natin na mostly po ay career-oriented. Kaya pag inalok mo ang business, is either OFW ka man or employee ka, pag sinabing business, ang totoo, marami silang perspective. Ang isa sa mga perspective ng tao, bago ko umpisan, I give you idea kung bakit ka talaga magbi-business, especially sa mga OFW na kababayan natin. Okay, ito yung mga, bibigyan kita ng konting paghuhugutan mo kung bakit ka magdi-decide, bakit ka magbi-business. Kasi napaka-importante na maintindihan mo yun. Para at least, meron kang reason kung bakit ka papasok and bakit I won't, bakit business. Okay, isa sa mga dahilan kung bakit ang tao hindi makapag-decide pumasok sa business, ito po yan. Unang-una, alam naman ho natin sa negosyo, isa sa mga problema ng tao, ano po yun? Wala akong pera. Okay, maaaring ma-explain ko sa iyo yung negosyo, part ang challenge po dyan, ang nire-reason out lagi ng tao pag business pinag-uusapan, ang lagi sinasabi, Anthony, okay ang negosyo mo, kaso nga lang, wala naman akong pera. Okay? So, isa sa mga perspective ng tao, bungod sa wala akong pera, madalas sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, lalo na pag sineshare kong gaytong opportunity, laging sinasabi sa akin, okay, ang negosyo mo, Anthony, kaso nga lang wala akong time dyan. Okay? So, ibig sabihin, wala akong time dyan. Okay? So, hindi ko mabibigyan ng oras yan. Alam niyo, sa totoo lang, minsan, okay naman sana kung wala kang time eh, basta marami kang pera. Pero meron pong mas worse po eh. Wala na ngang time, wala pang pera. Yun ang worst po doon. So, pangatlo, isa sa mga reason kung bakit yung tao hindi makapag-decide mag-business, ito lagi sinasabi sa akin, maaaring ikaw ngayon na nakikinig ng video ito o nanonood ng video ito, ito isa sa mga dahilan mo. Pwede mo sabihin ngayon sa akin ngayon, sa kinalagyan mo ngayon, pwede mo sabihin sa akin, Anthony, okay negosyo mo. Kaso nga lang hindi ko naman alam yan. Okay, tatapatin kita. Tama lang naman na hindi mo to alam. Pero kapatid, ito sasabihin ko sa iyo. Normal lang na wala kang alam. Kasi bakit? Ano po ba isang bagay na inumpisa mo na alam mo na? So lahat naman ho tayo, wala talagang alam. Pero lahat naman ng bagay, pwede matutunan. And then huwag ho kayong mag-alala. I'm willing to take responsibility. Willing ho kami na i-take namin responsibility para tulungan namin kayo para magkaroon ka lang alam dito sa negosyong ito. So ang challenge po dyan, pwede mo sabihin sa akin walang alam. Isa sa mga walang kamatayan na laging sinasabi sa akin, okay, Anthony, okay, negosyo mo, kaso nga lang hindi ko hilig yan. Okay. Totoo po yan, pwede mo sabihin sa akin na hindi mo to hilig. Pwede mo rin sabihin sa akin, Anthony, okay ng negosyo mo, kaso nga lang hindi ko yan linya. Well, ito sasabihin ko sa iyo, maraming taong nag-abroad na ginagawa niya hilig niya. Marami rin po taong nag-abroad na ginagawa niya linya niya. Pero tanong, kamusta ang buhay? Kasi ito yung totoo. Sabihin na natin linya, sabihin na natin, hindi mo to hilig. Sabihin na natin, hindi mo to linya. Sabihin na natin, hindi mo to alam. Pero kaibigan, kung ito naman ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo hiligin? Kung ito naman ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo linghin? Kung ito naman ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo aralin? So guys, kung ito ang magpapabago ng buhay mo, mas maganda naman siguro na aralin mo siya, hiligin mo siya. Okay, isa sa mga dahilan pa kung bakit yung tao hindi makapag-decide mag-business, ito lagi sinasabi sa akin, Anthony, okay ang negosyo mo, kaso nga lang risky yan. Nako, Anthony, malulugi lang ako dyan. So ibig sabihin, iyan po isa sa mga reason ng mga tao, feeling niya, malulugi siya. Ang masakit ho niyan, hindi mo pa tinatayo, piling mo lugi mo. Lugi ka. Okay. Guys, malulugi ka lang naman, ito yung totoo, pag hindi mo alam ang negosyo mo. At isa pa, malulugi ka lang naman pag ginawa mo ng mali ang negosyo mo. Hindi mawawala ang lugi, mawawala ang risk pag ginawa mo ng tama. Okay, tama ho. Malulugi ka
pag ginawa mo ng mali. Hindi mawawala ang risk pag ginawa mo ng tama. Guys, ang paggawa ng tama at mali nasa iyo yan. Nasa sa iyo yan kung gagawin mo ng tama o gagawin mo ng mali. Pero maganda ho niyan, pwede mawala ang risk basta gawin mo lang ng tama. Okay. Ito pa yung mga reason kung bakit ang tao hindi makapag-decide mag-business. Kung ito ngayon ang problema mo ngayon, alam niyo kung bakit ko po ito sinasabi kasi napaka-importante nito. Okay? Maring na ngayon nakaupo ka ngayon dyan, ito ngayon isa sa mga reason mo. Okay, tingnan niyo po ito ah. Anong basa niyo po dito? Tingnan niyo po. Sige po. Iburay na lang natin. Okay. Tingnan niyo po guys ha. Yun. Wait lang po guys. Meron lang tayong konting technical error para makapagsulat tayo. Yun. Okay. O guys, ulitin ko po. Sulat ko lang. Okay. Reason ng tao, walang pera. Pangalawa, wala akong time. Pangatlo, Anthony, hindi ko alam yan. Pangapat, isa sa mga reason ng tao kasi risky yan, Anthony. Baka ka naman kasi malugi ako dyan. Guys, anong basa mo ngayon dito? So ngayon, kung ito ngayon ang problema ng tao kung bakit hindi makapag-desisyon, guys, pagdating kaya bukas makalawa, yan ang ialok sa'yo. Yun pa rin ang magiging reason ng tao. So ibig sabihin, pwede mo sabihin sa akin, wala akong alam. Okay, wala akong time. Pero bukas makalawa, yun pa rin naman din pwede mong maging dahilan. Okay, pagdating ng panahon, kung ito problema mo ngayon, kasi wala akong time, wala akong pera, wala akong alam. Pagdating kaya ng panahon, yun pa rin kaya magiging problema mo. Guys, I give you idea lang para at least, ito yung reason kung bakit ka magdi-decide. Okay, guys, naniniwala po ba kayong meron pong life cycle? Kasi ako naniniwala po ako may life cycle kasi hindi po magiging balance ang mundo pag walang life cycle. Isa sa mga dinadaanan ng tao na life cycle, ano po yun? Yung pag-aaral. Okay, yung pag-aaral. Kasi nga naman, kawawa bata pag hindi nakapag-aaral. Okay, so kailangan mag-aral, kailangan matutong magsulat, kailangan matutong magbasa. Isa sa mga dinadaanan ng tao na life cycle, yung pag-aaral. So ibig sabihin, pag nagkaanak ka, pag-aaralin mo. Yung anak mo, pag nagkaanak, pag-aaralin niya din. So ang tawag po dyan, life cycle. And then, syempre, hindi naman habang buhay yung anak natin, pag-aaralin natin. So pagkatapos mag-aaral, anong gagawin, ang mangyayari po? Gagraduate po yan. Okay, so pagkatapos gumraduate ng bata, anong next na gagawin? Mag-work. Okay, ito yung challenge po dyan. Ayaw naman ho natin habang buhay, nagtatrabaho. Okay, isa sa mga life cycle na dinadaanan ng tao, magtrabaho. May mga batang hindi nakapag-aral, may mga taong hindi nakagraduate, pero wala siyang choice, kailangan niya magtrabaho. Ito isa sa mga dahilan, dinadaanan ng tao, yung kailangan magtrabaho. Ito pa yung challenge. Gusto mo yung magtrabaho ng gaytong 60 o gaytong ng edad, wala na ho kayong magagawa. Bakit? Wala kang choice. Ibig sabihin, magre-retire ko. Kaya naman, pwedeng matapos yung kontrata mo. Ibig sabihin, matatapos ang kontrata mo. In the end, pwede ka pa rin mag-retire. So ibig sabihin, kahit gusto mo magtrabaho ng ganitong edad, 60 o 65, wala kang choice, magre-retire ka. And the moment na mag-retire ka, may pera po ba yan? Yes, may pera po. Ito lang ngayon challenge. Dahil nag-retire ka, ang trabaho po ba tuloy tigil? Siyempre, tigil. Okay, dahil tigil ang trabaho, sa tingin mo, ang gastos, ang sweldo, tuloy tigil. Siyempre, tigil ang trabaho, tigil ang sweldo. Dahil tigil ang sweldo, ang gastos kaya, tuloy tigil. Siyempre, tuloy. Dahil tuloy ang gastos, ang perang pinaghirapan, maubos hindi. Siyempre, maubos. Okay, para hindi po maubos ang pera, anong gagawin? So, ang nagiging option ng tao, ano po yun? Ito po yung magiging option ng tao. Papasok saan? Sa business. Kung ikaw ngayon nakuupo ngayon, meron ka ba bang ibang alam para hindi maubos ang pera mo? Dahil nag-retire ka na, ang nagiging option talaga ng tao, papasok sa business. But ang challenge ito, kung papasok ka lang naman pala sa business, ito yung challenge ko po dyan sa inyo. Balik ho tayo sa dati. Tingnan niyo po ito ngayon, now.
kung pang magiging decision mo ipapasok sa business, eh ganun naman din pala magiging decision mo. Kung ngayon, nakaupo ka ngayon, sinasabi mo, Anthony, wala kasi akong pera, pero pagdating ng paano, nagtayo ka ng business, maglalabas ka pa rin ng pera. Ngayon, kung sasabi mo sa akin, teka lang, Anthony, wala akong time. Okay, ngayon kung ikaw ngayon nakupo at sabi mo wala kang time, ito naman sasabihin ko sa'yo. Tingnan mo to. Kung wala ka ngayon time, pero pagdating ng panahon, tumuntong ka ng 60, sa tingin mo dito may time ka pa ba? Sa tingin mo dito may oras ka pa ba? So ibig sabihin, ano pa ba yung chance para magkaroon ka ng time? Kung ngayon, nakaupo ka ngayon, sabi mo wala kang time, pero the moment na mag-retire, dito kaya may time ka pa ba? So yun ang challenge. Ito pa yung pinaka-challenge. Sabi mo ngayon, kung ikaw ngayon nanonood ng video ito, sabi mo ngayon, wala kang alam. O ngayon, pero pagdating ng panahon, papasok ka sa business, bakit? May alam ka ba? Kasi bakit? Buong buhay mo nagtrabaho, hindi po nag-business. Dahil wala ho kayong alam sa business, anong mangyayari sa pera mo? Mauubos lang. So anong sense, buong buhay mo nagtrabaho, papasok ka sa business, dahil wala kang alam sa business, anong nangyayari sa pera mo? Eh di ba mauubos lang? So anong sense, nagtrabaho ka ng buong buhay mo, tapos papasok sa business, mauubos lang kasi wala kang alam. Alam naman ho natin, lahat ng pumapasok sa business, pwede po mag-try and error, lalo na pag wala ho kayong alam. So ibig sabihin, mas mataas po yung risk factor pag wala kayong alam sa business. So yun po yung isang mga reason kung bakit yung tao po talagang nalulugi. Pwedeng malugi kasi walang alam. Ito ngayon. Pero wag ho kayong maglala kasi ito pong sinasabi ko sa inyo po ay later pa naman po to. Hindi pa ngayon yan. Pero kung sa akin lang, gusto ko maintindihan nyo, importante makapag-decide ka ngayon. Kasi bakit? The moment na mas maaga ka nag-decide, ang advantage po niyan, mas maaga mong matututunan yung business. Kasi ito po yung totoo eh. Kung bakit kailangan mong mag-decide mag-business, ito po yung totoo. Pansinin nyo po. Kung ngayon ka papasok mag-business, ngayon mo gagawin ng business, ngayon mo aaralin ng negosyo, ngayon mo matututunan. Okay, the moment ngayon mo matutunan, ngayon ka rin kikita. Pero pag later ka pumasok mag-business, later mo ginawa mag-business, later ka nag-decide mag-business, later mo inaral ang business, later mo matututunan. So later ka din kikita. So importante yung decision. Kasi bakit? Tingnan mo to ha, ngayon mo gawin ng negosyo, later mo gawin ng negosyo, pero sa panang ginawa mo. Ginawa mo pa rin. Ngayon ka pumasok, later ka pumasok, pumasok ka pa rin. Ngayon ka mag-decide, later ka mag-decide, nag-decision ka pa rin. Pero guys, kung papasok ka lang naman, mas maganda ngayon. Kasi bakit? Ang sinisave mo dito yung time and effort. And kailan ka papasok kung kailan 65 ka na? Doon mo pa lang siya aaralin, doon mo pa lang siya i-experience. So what if ang masakit niya, nag-failed ka? So matindi niyan, gitong edad ka, nag-failed. Tapos ang masakit pa niyan, para hindi maubos ang pera mo, the moment nag-retire ka, 60 or 65, tapos papasok ka sa business, anong ibig sabihin niyan? The moment na pumasok ka sa business, magtatrabaho ka na naman. So anong ibig sabihin niyan? Buong buhay mo nagtatrabaho ka. Tama po ba yun? So ayaw naman ho natin habang buhay nagtatrabaho. At gano'n ka kasigurado, pangtungtong mo ng 60, healthy ka pa. So ibig sabihin, may mga chances po na pwede kang may nararamdaman kanya. Alam naman ho natin, pag tumutungtong ng 40, 50, lalo na kung 60. Alam naman ho natin, may mga nararamdaman na yan. So hindi natin maiiwasan na gano'n ka kasigurado pag healthy ka pa niyan, pag tumutong ka dyan. Pero don't worry, ito pinag-uusapan natin later. Kasi ang gusto ko lang maintindihan ninyo, lalo sa mga kababayan nating OFW, importante maintindihan mo kung bakit ka mag-decide mag-business. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi ang sinisave mo dito, yung time sa kayong effort. Kasi naniniwala po ako, time and effort equivalent life. Kung saan mo binubuhos ang oras at panahon mo, doon mo rin binubuhos ang buhay mo. The more na nagtatapon ka ng oras, the more na nagtatapon ka ng buhay, nagtatapon ka rin ng effort, nagtatapon ka rin ng life. Guys, kung sa tingin mo naman na itong opportunity na dito magbabagong buhay mo, ano naman yung mag-decision ka ng mas mabilis? Kasi mas maaga mo matututunan. Ngayon, guys, kaya ko po ito sinasabi para at least makapag-decide ka. Ngayon, if ever nakapag-decide ka na ngayon, napapasok mag-business, at tanong mo lang ngayon sa akin, sige Anthony, if ever mag-decide ako, papasok sa business, at sasama ako dyan, at mag-join ako sa inyo, paano ko naman gagawin yung negosyo yan? Okay, paano ko ba uumpisa yan? Ganito po yan. So ngayon, guys, pag-usapan naman ho natin kung paano mo ngayon gagawin tong negosyong ito. So ready na po ba kayo? So ganito po yan. Okay? So, okay. Ipapakita ko naman po sa inyo kung paano nyo po gagawin yung negosyo, kung paano namin ito binuo. Okay, so, sige, set up po natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung PowerPoint presentation ho natin na kung saan, kung paano yung siya umpisan. But, syempre, of course,
Okay? Sa ibabang lahat, siyempre, pakilala ko muna yung aming company. So, welcome to iWoon. Okay, yan po yung logo ng ating company. So, yan po yun yung logo na ho natin. So, itong logo pa lang natin, talagang sobrang seryoso talaga yung company natin. Kasi, out of 1.8 billion images, tayo lang may ganyang image. So, talagang seryoso yung company kasi sa logo pa lang sineryoso na natin. Okay? And, siyempre, welcome to iWoon. iWoon means Infinite Wellness Opportunity Network. Okay, this is International iWoon Trading Corporation. So, guys, so gusto namin, the moment na inumpisa mo to, gusto namin, hindi mo pa ginagawa, panalo ka na. Okay, yung iba, kung iba, kailangan pong po talagang, so ito po, talagang sisiguro din namin, the moment na ginawa mo to, well compensated lahat ng pinaghirapan mo. Ibig sabihin, siguradong panalo ka. Okay, so welcome to iWoon Infinite Wellness Opportunity. So ngayon, siyempre, bagong lahat, siyempre gusto ko pakilala ho sa inyo ang aming BOD. So, and of course, yung makikita nyo sa bandang kaliwa ninyo, okay, dun sa dulo po, makikita nyo po dyan si Dennis Villarosa. Yan po si Dennis Villarosa, ang ating Vice President for Online Marketing. Ngayon, so far siya po yung nagsiset up ng live webinar natin. Okay, siya rin din po magpuprovide lahat ng tools na gagamitin natin from video, success story, product testimonial, lahat po niyan. Iseset up po natin para ang trabaho mo lang copy, paste. So yun na lang trabaho mo. Plus kami pa, live webinar, na kami ang kakausap, kami po ang magpapaliwanag ng opportunity. So, pwede ho natin itong gawin. Alos araw-araw, pwede. Walang hindi ho kami magsasawang gawin ito para at least mapalaki natin yung negosyo nyo dyan po sa abroad or kung saan man ho kayo na lugar. Okay, kung makikita nyo naman bandang kanan po, ito po si sa dulo po, yan po niyan naman po si Vice President Mr. Jun Agrao, ang ating Vice President for Marketing. Okay, siya po ay ang kumakatawa naman po sa Mindanao. Okay? Siya ngayon po ang nag-aasikaso ng brands natin sa Mindanao dahil siya po ay taga Mindanao. Kaya yung mga kababayan natin na taga Mindanao, okay, kung saan ka man sa Mindanao, and isa sa pwede niyo po lapitan kasi nandoon yung taga doon po yung may-ari ho natin. Okay? Mr. Jun Agrao. Ngayon, this coming July 28, iniimbitahan ko po and inanyayahan ko po lahat natin mga kababayan ho natin na makapunta po sa ating opening ng office ho natin sa Davao Branch. Okay, sobrang ganda ng office natin ngayon. Almost done. Matatapos na this coming 28. Okay, grand opening ho natin doon. Opening ng branch ho natin doon sa Davao. And of course, siyempre, ang pinakabata ho naming chairman of the board, Mr. Charles Langurayan. Okay, siya po yung pinaka-chairman of the board ho natin, pinakabata. And in fact, itong taong ito, so very supportive. Wala akong masabi dito sa taong ito. Alam niyo po, hindi po ganun kadali po yung naging decision namin para itayo to kasi I have a previous company. Kami ko po yung magkakasama, even si Vice Jun Agrao, kasama ko po yan. Kami po magkakasama sa isang kumpanya. Okay, so ito si Charles Langurayan. Ang laki po ng sinacrifice. He's earning 2 to 3 million every month. Hindi po ganun kadali ang decision para iwan niya po yon. And in fact, kung pera-pera lang, hindi sana ngayon na natili na lang kasi 2 million, 3 million ang kinikita every month. And yun po yung isa sa mga sinacrifice. Eh, kaya kung meron mang unang-unang matatakot, unang-unang mag-worry, kami po yun. Kasi ang laki po ng sinacrifice namin, iniwan po namin. Okay, so, and hindi naman ito mabubuo itong kumpanyang ito kung hindi na naman din ho kami nag-sacrifice o hindi namin naman itong iniwan o hindi namin iniwan yon. So, anyway, lahat naman ng tao po nagle-level up and then so, itong iWoon is a new opportunity para sa inyo, lalo doon sa mga kababayan natin na gusto talaga magkaroon ng break, especially sa mga dati naming kababayan natin na dati naming kasama dun sa previous. Eh, ito na yung pagkakataon mo na magkaroon ka ng break. Okay? Dahil, sabi na natin na ito po yung opportunity na pwede mo umpisan. Paras tayo mag-umpisan. You have a chance para maging top earner para kumita ng malaki. And of course, siyempre, ang aming presidente, Mr. Richard Tamayo, okay, siya po yung pinaka-presidente ho natin na tumutulong po, lalo na pagdating po sa life coach. And in fact, he's a pastor. Okay, so, importante po yung balanse po ang lahat. Okay, na meron pong nag-guide po. Hindi dito, hindi lang po tayo pera-pera. So, importante po yung lahat po, balance po. Okay, ani mo yung malaking pera kung pagdating naman po sa buhay na
Hindi rin magiging balance, useless, pero importante yung balance financially, physically, mentally, emotionally. And of course, syempre, kailangan magkaroon ka rin ng solid foundation pagdating sa spiritual. Okay? So, this is a life coach, ang aming president, Mr. Richard David Tamayo po yan. Okay? And of course, myself, Anthony Gatchalian, I'm one of the vice president for training. And guys, isa lang po napansin ko po sa lima. Pasensya na po sa mga kasama ko. Pansin ko lang po, ako po yung pinakagwapo sa may-ari po. Yun lang po yun. Yun lang po. Okay? Okay, so... Hallelujah. Ayun po. Okay. So, konting joke lang muna. Okay? Yan. Of course, syempre, ang ating opisina, gusto ko makita ninyo ang aming office. Ayan. Okay. Yan po yung actual. Kung ano yung nakikita nyo sa screen ninyo, yan po yung office po natin. Okay? Yan yung actual. Yan po yung abangan ninyo. This coming July 18. Guys. Okay? This coming July 18. Ngayon pa lang po, lock nyo na yung date niyan, block nyo na yung date niyan, na wag ho kayo papayag na hindi ho kayo makapasyal sa ating napakagandang opisina na talagang ginastosan natin, na yan talagang hinihintay natin mga kasama, mga kababayan nating OFW, kasi tinatanong, may opisina ba kayo? Well, papatunayan natin yan this coming July 18. A grand launching natin, grand opening ng office ho natin. I hope to see you soon dun sa ating office, okay? And siyempre, yan po yung ano natin, yung office natin. Ito po ha, guys, yung nakikita nyo sa screen, hindi po yan seminar, yan po ay cashier pa lang. So guys, so ibig sabihin, cashier pa lang po yan. Okay? So, yun ang beauty po niyan. So, pinaghandaan talaga natin. Okay? Yan po yung cashier natin. Yan, then mapapansin ninyo, dyan sa gilid yung may makikita po kayong mga computers. Then sa likod po niyan, okay, meron po tayo dyan online training facility. Okay, so ang kasya po dyan, nasa 30 to 50% na pwede natin turuan araw-araw para araw-araw sa online marketing. Lalo na sa mga leaders, sa mga magiging members natin na gustong matutunan mag-online marketing, tuturuan ho namin kayo kung paano kayo kikita online using your Facebook, user, lahat ng social network gagamitin natin para mapabilis ang pagpapalaki nyo ng negosyo ninyo. Okay? Ang magtuturo sa inyo dyan si Vice Dennis Villarosa. Okay, ang ating online marketing. Ano, online marketing natin. Okay. And, yan po sa likod po niyan, kung titingnan niyo po sa screen niyan, sa likod po niyan, dyan po ang seminars po natin. I hope, para makita niyo yan, this coming July 18, atin ho kayo ng grand opening natin. And, syempre, of course, ang ating product. Okay, yan po yung alam ko po na hinihintay ninyo. Ano ba ang product namin? Guys, marami kami pwedeng ilabas na product. Sobrang gaganda ng product. And this coming, siguro mga 4 to 5 months, ilalabas na namin yung pinakamalupit na food supplement namin. But of course, siyempre, gusto namin kagad ilabas yan. Pero siyempre, gusto namin, hindi ayaw namin pahirapan yung mga distributor. Gusto namin, yung initial product namin, madaling i-market kagad. So ito po yung pinaka-initial product namin. And then, ilalabas natin yung pinaka-flagship product natin. Okay, kami po sobrang excited dahil sobrang lupit ng food supplement na yan. Kasi mas useful po siya, mas kagamit-gamit po yung food supplement na yan. Hindi lang po yung tipong iinumin mo lang. Dahil itong product na to, talagang mas useful po siya, mas kagamit-gamit kaysa naman sa iniinom mo lang na capsule tablet. Mas useful to. Ibig sabihin, mas highly consumable compare mo dun sa capsule na iinumin mo lang. So, mas malupit pa to sa capsule. Okay? So, pero siyempre ngayon, ito yung pinaka-initial product. Bakit ito yung initial product natin? Ito bakit reduce? Or why, bakit juice po? Okay. So, this is not ordinary juice na pag ininom mo, masasarapan ka. So, ito pong juice na ito, reinvented juice, okay, na hindi po siya ordinary. Okay, bakit juice? Kasi ako naranasan ko po na magpalaki ng network na ang product ko po ay mostly naumpisahan ko po kasi dati capsule po, okay, tablet. So, ang challenge po talaga, pag capsule talaga, katakot-takot yung pagpapaliwanag mo sa prospect mo, lalo na pag hindi mo alam yung ingredients, kagaya ng lignin, saponin, polysaccharides, monosaccharides, triterpenes, amino acids. So, lahat ng yan, maaring hindi mo alam, kahit ako eh. So, ibig sabihin, ang challenge sa mga first-timer natin, so, kailangan mo pa siya aralin ng todo-todo para talaga matutunan mo, para makabenta ka lang ng product. I-discuss mo yan, syempre, ipapainom mo sa tao yan kung para inumin niya, kailangan ipaliwanag mo ng detalye. So, yun ang challenge po dyan sa mga first-timer natin. Kaya ang initial product natin, reduce. So, alam naman natin, pag sinabing juice, pag merong dumadalaw sa bahay natin, sa bahay ninyo,
Eh, most ng inaalok ninyo, dalawa lang naman yan, di ba? Or tatlo, tubig, kape, or juice. So, pag may bisita, juice or coffee. So, ito sa mga na initial product na nilaunch natin, itong juice po. Pero hindi siya ordinaryong juice. Bakit? Ito yung juice na bugot sa masarap na healthy ka pa. Okay? Ito po yan, reduced or reinvented juice. Why? So, meron ho tayong tatlong variant po ng juice, okay, na kung saan, okay, nakapokus yung ano, yung pwede po mag-focus yung tao. Kung ano yung gusto ng tao, so meron siyang option. Meron tayong tatlong option po ng juice. Okay, isa sa mga option ng juice natin, yung melon burst. Okay, so melon burst natin. Sige, Anton, ano bang meron dyan sa melon burst na yan? Ito po yan. Okay, itong melon burst natin for beauty juice. Ulitin ko, meron tayong tatlong variant ng juice. Ito po isa sa mga variant natin, yung beauty juice. Okay, yung beauty juice natin, meron tayong cranberry. Okay, itong ano, meron siyang ingredients. Cranberry, goji, acai, blueberry, collagen, L-glutathione, fiber, stevia. So lahat ng klase ng pampa-beauty nilagay natin dyan. So ang maganda niyan, hindi ka matatakot inumin dahil juice po to. Kasi ang tao naman po, nung umiinom ka naman juice, hindi mo naman tinanong kung ano meron dyan. So iniinom natin, basta masarap. Okay, yung soft drinks nga, iniinom ng tao na hindi naman healthy. Eh, how much more ito healthy? Okay, na mas maganda yung ingredients siya po. Ayan, cranberry, goji, acai. Ito, blueberry, sobrang ganda yan. And this is anti-aging. And of course, itong collagen po ay anti-aging po yan. And glutathione. So, ano po yan, tawag doon, glutathione, liver detoxification, liver booster. And of course, syempre, fiber. And stevia, yung ginamit po natin na sweetener po ay stevia. Okay, natural sweetener po. Based plant po siya. Kahit inumin mo siya araw-araw, minuminuto, hindi ko kayo tataba kasi zero calorie, zero fats, zero carbohydrates. Kaya napakaganda nitong melon burst natin, itong beauty juice. And of course, syempre, meron tayong four season. Okay, ano meron naman sa four season pag ininom ko yan? So, four season, para sa, ato, itong four season natin, slimming juice. Okay? Slimming juice. So, anong ingredients ng slimming juice natin? Meron siyang, ito, meron ingredients ng Garcinia Cambodia. Okay? L-carnitine, green tea, okay, CLA o CLA, fiber, stevia. Okay? So, ito mga ito, design para sa mga gustong mag-diet. So, ang nilagay nating ingredients, puro pampa-diet. Pang-control ng appetite. Yan po yung ano natin, four season natin. Sobrang sarap na itong four season natin. And of course, ang ating Guayabano juice. Okay? Guys, kung mapapansin ninyo, no sugar added po yan. Guayabano juice, okay? Ito po ay healthy juice. Puro ano po to, puro pampapalakas. So, immune system booster po siya. Grape seed, mangosteen, silimarin, ganoderma, guayabano, fiber, and of course, stevia. Yan po yung ating guayabano healthy juice natin. Okay, guys? Siyempre, bottom line, hindi masasabi mo lang effective yung product, masasabi mo lang okay yung product, masarap yung product, unless na gamitin ninyo. So, try ninyo yung product natin, sobrang sarap, sobrang healthy ng product natin. Yan. And then, may mga tao talagang hindi mahilig uminom ng malamig. May mga tao naman mahilig uminom ng kape or mga coffee lover. So, meron tayo Coffee Plus. Okay? Ito po yung Coffee Plus po natin. Mangustin. Yan po yung ingredients ng ano natin, Coffee Plus. And goji, silimarin, spirulina, ganoderma, guayabano, fiber, and of course, yung stevia natin. Yan po yung ingredients ng ating Coffee Plus premium coffee. Okay? And, siyempre, meron tayong Loco Choco. Okay? Para hindi maloko, uminom ng Loco Choco. Okay? No sugar added. Itong Loco Choco natin, itong ingredients natin, meron siyang ginkgo biloba, chlorella. May mga batang hindi po nakakakain ng malunggay. So, meron siyang moringa. May mga batang hindi po nakakakain ng carrots. Meron po siyang carrots. May mga batang hindi po kumakain ng okra. So, meron po siyang ingredients na okra, fiber, and of course, stevia. Yun po yung Loco Choco ho natin. Sobrang sarap po niyan. And then, okay. Yan po yung mga box po natin. Yung paper bag. Brochures natin. And, of course, ang ating pinakahinihintay nating product, siguro by next month or August. So, ilalabas na po itong health lifestyle education package natin na ito yung product na mas malupit pa sa food supplement nila. Okay? So, okay. So, abangan ninyo, sobrang ganda po niyang lang lifestyle na yan. Ito po yan. Okay? So, Lifestar Plus, Life Plus, Life Pro, Life Max. So, this lifestyle medicine, it is based on 27 years medically proven, scientifically based pagdating po sa health and wellness expertise. Sobrang ganda nitong lifestyle ng product natin. Okay?
So yan yung pack na bit-bit na po to from Philippines, United States, America, Canada, Brunei, Guam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Thailand, Bangladesh, and of course Vietnam. And then dito sa local po, he runs, okay? Tumakbo na yan. This program has been run locally from Central Bank of the Philippines Commission on Audit. Guys, hindi po ito basta-basta mga kumpanyang ito. Tumakbo na po ito. Ibig sabihin, proven and tested. Thousand of testimony na po. Marami na pong gumaling dito sa product nito. And good news po, tayo lang po ang kauna-unahan po na network marketing po sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na ini-network yung ganitong klase po ng program natin. And, guys, bago ang lahat, ang maganda ho dito sa ano natin, gusto ko ipakilala sa inyo, sino ba yung author nito? Importante kung sino yung nasa likod nito. Siyempre, meron pong author nito, meron pong kumakatawan dito kung sino po yung, ano po bang credibility ng produkto nito. Importante malaman ninyo kung sino yung kumakatawan dito, kung sinong, kung gaano ba katinding credibility nito. Itong taong ito, itong author nito, siya po ay lumalabas na dati na, sa media, okay, sa ABS-CBN, itong taong yan. So, ano pangalan yan? Yung mismong author ng product natin, si Dr. Blesenda Barona. And in fact, kung makikita nyo sa likod po niya, nakikita ninyo, ano, Salamat Doc. Okay, lumalabas na po sa Salamat Doc. Okay, mayroon po siyang episode po dyan. And kung mapapansin nyo, meron po siyang hawak. Ano yung hawak niya? Meron po siyang librong hawak na Healing Wonders of Diet. Millions books na pong sold. And in fact, marami na pong gumaling sa librong yan. Okay? Yang Healing Wonders of Diet na yan. Okay, yan po si Dr. Barona. Marami po siyang episode. Yan po si Dr. Barona. Okay, yan po siya. Yan. Alright? So, meron po siya mga episode na no rice diet, kamote diet, saging sabay na diet. And in fact, marami na po siyang naging episode po na lumabas na po siya sa media. So, kung credibility pag-uusapan natin, sobrang credible nitong taong ito. Wala po akong masabi po dito sa taong ito. O yan, yan po si Dr. Barona. Okay? Guys, ito po yung product natin. Hindi po cellphone, no? Yung product natin, isa po siyang klase po ng application. Okay, ano po ba yung application na yan? Okay, ito po yan. Parang ganito po yan. Kung mapapansin ninyo, okay, ito po, ang tawag po sa mga yan, application, lahat ng mga dinadownload ninyo sa cellphone ninyo, yan po ay application. Yan po yan, nasa screen ng cellphone ko, application tawag yan. So this is a downloadable. Okay, the moment na dinownload nila, pwede po silang mag-login. So mag-login po sila dyan. Okay, pag hindi pa sila register, hindi sila makapag-login. Makakapag-login lang po kayo or makapag-login lang sila pag member na ho sila ng iWoon. Okay, makikita nyo 7L. Okay, ibig sabihin ng 7L, 7 levels to infinite wellness. Para magkaroon ka ng infinite wellness, ito lang yung lagi mong susundan. So meron ho siyang mga levels. Kung ito yung susundan mong program, hindi ka magkakasakit. Okay? Kung ito yung program na susundan mo, pwede kang gumaling. Kung constipated ka, may cancer ka, stage 1, stage 2, maaagapan po yan. Kung diabetic ka, so kung ano man yung sakit mo, meron po talagang chance na gumaling ka. Na kung ikaw yung distributor, hindi ka makukompromiso sa product natin kasi susundin nila to yung program na yan. Okay? Yan po yung lifestyle medicines po natin. Okay? Yan po. Makikita ninyo, may application siya. This is downloadable. The moment na dinownload, okay, lalabas po yan, pwede po kayong mag-login. Okay? So, kaya po ito dinesign, ito po kasi yung totoo. Dr. Blesenda Barona po, ang naging challenge po sa kanya, sabi ng anak niya sa kanya, ano mo, mami, kahit gano'ng kakasipag, gano'ng kakatsaga, kahit bigyan ka pa ng 1,000 years ng Panginoon Diyos, hindi mo kakayanin para ituro sa lahat ng tao yung lahat ng nalalaman mong 27 years experience mo. Okay? So, kahit gusto mo man itulong sa tao yan, ikutin mo buong mundo para tulungan ng tao, bigyan sila ng magandang edukasyon pagdating sa lifestyle, hindi mo magagawa yan dahil kulang ang edad mo. Okay, so anong mabuting ginawa? So, gumamit po tayo ng technology, which is po yung application. Kasi halos lahat naman ng tao mayroon pong cellphone, halos lahat po na yata ng tao naka-Android na, naka-iOS na, naka-smartphone na. So, it means, available po yan, pwede na kagad nila download. And lahat ng idea, 27 years experience, lahat ng yan, pinorogram po yan, nilagay po yan sa application niyan. So, ibig sabihin, araw-araw mo na kasama si Dr. Barona. Okay, the moment na i-download mo yan sa cellphone, nag-login ka, ito yung lalabas po dyan.
So lalabas ko dyan si Perla. Okay, ano sasabihin ni Perla? Hi, I am Perla, your personal lifestyle assistant. Okay, siya po yung mag-a-assist sa inyo pagdating sa lifestyle mo. Meron na pong mag-guide po sa inyo. May tutulong na sa iyo. Okay? So si Perla po, 27 years of medically approved, scientifically based, clinically tested pagdating po sa optimal health and wellness po. Lifestyle medicine expertise. Okay? So yan po yan. So kung mapapansin ninyo, meron po siyang daily devotional. Okay? Imomotivate ka niyan. Tutunog po yan. Araw-araw po i-remind ka niya na meron kailangan mo to gawin. Nasusundan mo yung program niyan. So hindi ka makakaligtas kasi araw-araw yan. Tutunog lagi cellphone mo. Na para sundin mo yung program na yan. Kung meron kang sakit na constipated, araw-araw kanya i-remind na ito yung gagawin mo para sa sakit mong constipated. May program siya ibibigay mo ginawa. Hindi sundin yung program. Eh, wala ka rin choice kundi gagaling ka. Okay? Yan po yan. So, mapapansin ninyo, meron pong mapapansin nyo, meron to level 3. Meron po siyang unless na hindi po ito ma-unlock hanggat hindi nyo po nagagawa yung mga levels. Okay? So the moment na nagawa mo yung levels na yan, ma-unlock po yung ibang levels. So 1 to 7 po yan. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, hanggang level 7 po. Halimbawa, level 1, uminom ka ng dalawang basong tubig sa umaga. Okay? So yun po yung level 1. Ma-unlock na po yan. Magpapasok ka ngayon sa level 2. Level 2, bukod sa uminom ka ng dalawang basong tubig sa umaga, gagawin mo na ngayong exercise. So, ma-unlock yung level 3. Okay. So, level 3, uminom ka ng dalawang basong tubig na umaga, nag-exercise ka na, kakain ka na ng fruits and vegetable. Doon pa lang siya ma-unlock. So, the moment na hindi mo ginawa, hindi po siya ma-unlock. And, good news, pwede mo pa i-post yan sa Facebook. Pwede mo sabihin sa mga kakilala mo, sa mga nakakakilala, guys, naka-level 3 na ako. Okay, guys, naka-level 4 na ako. So, yung mga kasama mo, matcha-challenge kasi ikaw level 4 na, sila level 2 pa lang o level 3. So para ho siyang health games na i-challenge mo yung sarili mo and susundin mo program. Okay? So, yun po yung maganda. Hindi ka rin makukompromiso doon sa prospect mo na gagamit niyan. Lalo pag bumili siya ng program niyan. Hindi ka makukompromise kasi nga, susundin niya yung program. Pag hindi niya sinunod, hindi siya magkakaroon ng magandang lifestyle o hindi gagaling yung tao. Okay? So, meron tayong instruction, okay, wellness log, level 1 video, may video po yan. Okay, nadyadyan yung trainings, nadyadyan yung motivation. Okay, yung level 1 video na yan, si Dr. Rablesenda Borona po, okay? Ayan, so, halimbawa, level 1, developing on infinite wellness. Halimbawa, Monday, fruits and vegetable. Okay, so, tatanungin ka niya, lalabas yan, o kumain ka ba ngayon ng fruits and vegetable? Okay, ilan ba yung kinain mo? How many servings of fruits and vegetable did you eat today? So, ibig sabihin, i-remind ka niya araw-araw. And then, i-scorean ka niya. Halimbawa, man Sunday, kumain ka ng fruits and vegetables, may bibigyan ka niya 3 points. Sa Monday, 3 points. Tuesday, 3 points. Wednesday, hindi ka kumain ng prutas at gulay. Wala kang points. Tuesday, di rin. Friday, kumain ka. So, total points mo 34. So, para ma-unlock siya, kailangan 40 points. So, balik ka ulit sa dati. So, ibig sabihin, hanggang di mo siya ginagawa ng tama, hindi ka magle-level up. Okay? Yan po yung ano natin. Guys, gato pa yan. Ito naman kasi yung dahilan kung bakit yung tao nagkakasakit. Because of our lifestyle. Kaya ka nagkasakit because of your lifestyle. Alam nyo, kahit ano pang inumin mo food supplement, kahit ano pang gamot ang inumin mo, kung sasabihin mo sa akin, ikaw pinaka-the-best na food supplement. Pero kung pangit naman yung lifestyle mo, in the end, magkakasakit ka pa rin. Kasi kung talaga maganda ang food supplement ay nakakagaling, bakit pa rin may mga tao pa rin nagkakasakit? Bakit may mga tao pa rin inom ng food supplement, inom pa rin ng inom ng gamot, pero bakit hindi gumagaling? Alam mo kung bakit? Kahit ano pang food supplement mo, kahit ano pang sabihin natin na gamot inumin mo, hindi ka talaga galing hanggat hindi mo binabago ang lifestyle mo. Guys, kung ang dahilan kung bakit nagkasakit, ang dahilan, ang lifestyle mo, yun din ang magiging dahilan mo kung bakit mawawala ang sakit mo. So, ibig sabihin, i-reverse lang natin. Kung bakit ka nagkasakit, i-reverse natin. Bakit ka nagkasakit? Because of lifestyle. Para mabago mo ang, para mawala ang sakit mo or gumaling ka, i-reverse natin. Because of your lifestyle din. Guys, available ang food supplement, bad ang lifestyle mo, magkakasakit ka. Tanggalin natin food supplement mo, baguhin natin lifestyle mo, hindi ka magkakasakit. What if may magandang food supplement ka na, may magandang lifestyle ka pa, hindi ka magkakasakit. But ang challenge ito, ano ngayon ang gagawin mo para magkaroon ka ng magandang lifestyle? Guys,
This is your opportunity para magkaroon ka ng magandang lifestyle. Lalo lang doon sa may mga nagsasacrifice. May mga kakilala ka kamag-anak na naghihirap na hirap na. Hindi alam kung anong gagawin. So this is this product na makakatulong sa inyo. Yung tinatawag nating lifestyle medicine na si Perla. Na kailangan mo araw-araw. Siya po yung mag-guide sa'yo. Importante may mag-guide sa'yo. Importante may tutulong sa'yo. May program ka na. Okay? Na hindi ka na mahirapan anong gagawin mo, anong kakainin mo, anong dapat tamang kakainin, anong dapat iiwasan. So, ang kailangan mo dyan, si Perla, your lifestyle personal assistance. Okay? Yan. So, maybe August, ilo-launch na natin yan. So, marami tayong mga testimony, video testimony na gumamit na po yan. Ilalabas din natin. Pwede nyo share sa mga kaibigan nyo. Okay? Yun po yung lifestyle, ano natin, si Perla. Okay? So, with that, yun po yung kabuuan po ng lahat ng product natin. And this coming maybe 4 months, 5 months from now, ilalabas natin yung pinakamalupit natin food supplement. So may malupit na food supplement, may magandang lifestyle, yung tao magkakaroon ng infinite wellness po. Okay, so ngayon po, hindi ko pa papatagalin. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano ho kayo kikita na talagang inaabangan po ng mga kababayan nating OFW. Ngayon itong challenge. Anthony, sige Anthony, ganda ng product nyo. So paano naman ako kikita dyan? So well compensated pa lahat ng pinaghirapan. Guys, napakaganda nito. So, ito na ngayon. So, welcome po sa ating okay, business platform po or income stream program po natin. Siyempre, bago ang lahat, siyempre, sa gitong negosyo, kailangan mo maging dealer. Okay? So, di ibig sabihin, para maging member ko dito, kailangan nyo pong maging dealer. So, meron mo tayong option para maging dealer, para maging kasama ka namin sa negosyong ito. Importante yung na yung option, may option tayo na pwede mong pagpilian para maging dealer ka. Okay? So, ito po yun. Ang tawag ho natin dito is product set para maging dealer ka, para maging member ka, para magawa mo ngayon itong negosyong ito. Okay, isa sa mga option ho natin, ano po yun? Okay. Ito na. So, meron ho tayong product set. Okay? So, you need to purchase product set. Una, yung product set natin, silver. How much is silver? 8,880 pesos po. Kung mapapansin ninyo, meron po siyang 600 point value. Mamaya i-explain ko po sa inyo yan. Okay. Pangalawa, option ho natin ay gold. Okay, ito po yung mga product set na bibili ninyo. 26,640 pesos. Ang point value po niyan, 1,800 point value. Okay, pangatlong option po para maging dealer ka. Okay, platinum. How much is platinum? 62,160 pesos po. Ang point value po niyan ay 4,200 point value. Okay? So guys, ano man po piliin mo dyan sa product set na yan, walang kaso, automatic dealer ka na. It's either mag-silver ka, mag-gold ka, o mag-platinum. Ang pinagkaiba po lang yan, mas marami lang ang volume ng product. Okay? Kung pag nag-gold ka o nag-platinum. Pero syempre, meron pa rin advantage po niyan kung bakit ka mag-gold, kung bakit ka magpa-platinum. Mamaya i-explain ko po sa inyo. Ano pong advantage po niyan? Okay, pang nag-gold o nag-platinum ka. So ngayon, ano man piliin nyo, again, ano man piliin mo, is either mag-silver ka, mag-gold ka, mag-platinum, walang kaso. Automatic dealer ka. O sige, Anthony, member na ako ngayon. Okay, sige, paano naman ako kikita? Ito po yan. Ito po yung income stream program ho natin. Mabilis lang ho to. Okay? Okay, meron ho tayong pitong paraan kung paano ho kayo kikita. Una, pwede ho tayong mag-retailing. Pangalawa, pwede ho tayong, meron tayong tinatawag na personal sales commission. And then pangatlo, meron tayong tinatawag na team sales commission, cluster bonuses. Panglima, personal sales commission, upgrade position. Yung mga nag-upgrade, pwede ka pang kumita. And then pang-anim, leadership cluster bonuses. And then syempre, yung pang-pito, unilevel bonus. Sige, Anthony, paano ba yan? Okay, ito po yan. Una, pwede ka mag-retailing. Sa retailing, pwede kang kumita ng 25%. Okay? Pwede kang kumita ng 25%. Outright income. Pag magbenta ka, kikita ka. Okay, may mga taong hindi po mahilig magbenta. Ito po isa sa mga technique na magandang pwedeng pagkakitaan ninyo yung personal sales commission. Okay, so paano ba yung personal sales commission? Halimbawa, kung ako member mo, in-invite mo ako. Okay? Kaibigan mo ako, kamag-anak mo ako, in-invite mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, in-invitaan mo, ang biniling product set na gusto niya negosyo, ang binili niyang product set ay silver, automatic, you earn 800 pesos. Eh, what if ang binili ng kaibigan mo, kamag-anak mo, gold product set? So, kikita ka dyan ng 2,400. Eh, paano kung binili ng kaibigan mo, kamag-anak mo, okay, ay platinum, you earn 5,600 pesos. Okay, para mas madali mong intindihin. Ito po yan. Personal sales commission, halimbawa, ito ka. Meron kang kaibigan, binili product set. Okay, na gusto ng negosyo. Ang binili product set po ay silver. Okay?
So kita ka dyan ng 800 pesos, aakit sa'yo yan. Eh paano kung binili po ay gold na product set, 2,400 po ang personal sales commission mo. Okay? Eh paano po ang binili po ay platinum? Okay? So ang personal sales commission, you earn 5,600 pesos po. Okay guys, wala ho tayong limitation. Hindi natin pinag-uusapan isa, dalawa, tatlo ang i-invite mo. Kahit ilan po. Halimbawa, 10 ang bumili sa'yo ng product set na silver, you earn 8,000 pesos. Halimbawa, ang binili pong product set po ay gold, 24,000. Eh, paano kung 10 binili platinum? So, you earn 56,000 pesos. Wala ho tayong limitation kahit ilan po. Okay, pagdating sa personal situation, the more na mas marami, the more na mas malaking kikitain ninyo. Okay, hindi lang ho yan. Meron pa kami tinatawag na personal sales commission, multiple dealers. Ibig sabihin, kung ako member mo, pwede ako kasi bumili ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ibig sabihin, anong advantage po yan kung ako member mo, bumili ako ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, hanggang pito. Ito po yan. Halimbawa, ito ka. Inimbitahan mo ako, halimbawa, ako to, si Anthony. Si Anthony po, bumili ng platinum. Ako, bumili ako ng platinum. So, magkano kikitain mo personal sales commission? Of course, 5,600 pesos po. Okay? So, hindi lang po yan. Eh, paano kung nabenta ko yung product set ko? Nabenta ko yung product set ko. Siyempre, gusto ko ulit bumili ng product set. Halimbawa, bumili ulit ako. Pwede mo ipangalan sa nanay mo yan, tatay mo, kapatid mo. Or, pwede mo ipangalan mo ulit sa'yo yan. So, pagbili ko ngayon ng product set, automatically, aakit ulit sa'yo yan. You earn another 5,600. Eh, paano kung bumili ulit ako ng product set? Kasi nabenta ko ulit yung mga product. So, you earn another 5,600 pesos. Eh, what if bumili ulit ako ng product set? You earn another 5,600. Ulit ako, you earn another 5,600. Silver mo, product set, alam ko, earn another 5,600. Bumili ulit ako ng product set, dahil masipag matyaga ako, you earn another 5,600. Kung mapapansin nyo, every time na nagdadagdag ako ng account, o nagdadagdag ako ng dealer, okay, so lumalabas, 7 dealer ngayon ako. So ibig sabihin, sa 7 account na binili ko, aakit sa'yo lahat yan. So 7 times mo ng 5,600, you earn, how much? 39,000 pesos. So, kikita ka ng 39,000 pesos. Okay? Ito po yan. So, pakita ko po sa inyo, ha, guys, ha? Yan. Okay. So, magkano kikitain mo total sa 7 binili na account na binili ko? So, you earn 39,200 pesos po. Yun po yung advantage po ng multiple dealers. Hindi lang po yan. Okay? Ulitin ko, every time that your personal dealer buy additional product set, your personal sales commission will still be yours, okay? And then, di lang ho yan. Pag-usapan naman natin yung team sales commission ho natin, okay? Sa team sales commission ho natin, itong advantage po niyan. Okay, depende po to sa position. Halimbawa, kung position mo silver, sa first level mo, okay, kikita ka ng, okay, sa first level po, meron kang 5%. Okay, the moment ang position mo gold po, 8% ka sa first level. Second level mo, you earn 5%. Okay? Pag platinum ka, ang percentage mo ay 12%. Second level po ay 8%. Third level, you earn 5%. Ibig sabihin, kung mapapansin nyo, the more na tumataas ang position, the more na tumataas din yung percentage at lumalalim din po yung level na pwede kang kumita. Okay, sige Anthony, paano po ba yan? Ito po yan. Okay, team sales commission. Silver, what if may nag-member sa'yo platinum? Siyempre, dahil mag-member sa'yo, yung ano mo, first level mo yan. You earn how much? 5,600. So, magkano kikitain mo dyan? Okay? You earn 5,600. Eh, what if meron nag-member sa'yo? Second level mo yan. Siyempre, yung first level mo, kikita ng 5,600. But ang question, may kita ka ba doon sa kinita ng first level mo? Yes, of course. You earn 5% sa 5,600 ng first level mo. Magkano kikitain mo? 280 pesos po. O 280 team point value. Okay? What if 10? Itong first level mo, merong na-invite na 10 bumili ng platinum. You earn total 2,800 team point value or you earn 2,800 pesos po. Okay? Okay. So yan. Ulitin ko. 1 point value equivalent to 1 peso. Okay? Once again, ulitin ko, no? Guys, 1 point value, okay, equivalent to 1 peso. Okay, yung nakikita nyo yung team point value, yan po ay peso. Ulitin ko po, 1 point value equivalent to 1 peso. Okay, what if composition mo si gold? Same scenario, first level,
Okay, syempre, kita ka ng 5,600 dyan. What if yung first level mo meron na invite? Kikita rin siya ng second level mo, kikita rin siya ng 5,600 yung first level mo. Eh, what if yung second level mo meron na invite? Okay? Dati 8% ka, okay? 448. What if 10 yung na-invite, meron kang 4,480. Okay, dati wala kang kita sa second level. Okay? Third level, yung second level mo kumita ng 5,600, ngayon meron ka na ngayon 5%. How much yan? 280 pesos. Okay? What if yung 10 mo na first level mo merong na-invite ng 10? Ilan yan? May 100 na bumili ng platinum. So how much you earn? 28,000 pesos. Guys, I'm sorry, kulang ng zero. 28,000 pesos yan. Total, you earn 32,480 pesos. Okay? Kung ang position mo ay gold. Okay. What if kung ang position mo ay platinum? Same scenario, first level mo, 5,600 ka. Okay? Dati, kumikita ka lang ng 8%, ngayon 12% ka. How much? 672. What if may bumili ng 10 platinum, kita ka ng 6,720 pesos. Okay? Okay. Same scenario. In third level mo, yung pumasok platinum, siyempre kikita yung second level mo ng 5,600. Dati, 5% ka ngayon, 8% ka na ngayon. Magkano kita mo ngayon? 448. What if yung 10 mo, merong na-invite na 10 din, bumili ng 100 platinum, you earn 44,000. Dati, sa third level mo, wala kang kita. Yung third level mo, merong na-invite, fourth level mo. Siyempre, yung third level mo, kikita ng 5,600. Ang tanong, meron kang bang kita dyan? Yes, meron ka pa. Okay? Ngayon, meron kang 5%. How much yan? 280. What if yung 100 na nag-platinum sa second level mo, meron ding na-invite na 10? 10 ng 100, 1,000 ang bumili ng platinum. 280,000 pesos ka. So, magkano lahat ng kikitain mo? Kikita ka ng 331,500 total ang kikitain mo. Team sales commission mo yan. Ibig sabihin, kahit isang line lang yan, kikita ka ng, ng team sales commission. Yan ang total kita mo, 331,520 pesos. Okay, one more. Meron pa tayo kinatawag na cluster bonuses. Okay, when you say cluster bonuses, depende yan sa position. Okay, kung ang position mo silver, cluster bonuses mo, you earn 1,200 pesos. Okay, maximum completing point value, it means maximum income. So magkano maximum income mo, pwede kang kumita ng 12,000 pesos per day. Okay? Kung ang position mo gold, kikita ka ng 3,600 pesos. Ang maximum income mo, 18,000 pesos per day. Kung ang position mo ay platinum, you earn 8,400 pesos. So maximum income mo, 24,000 pesos per day. Sige Anthony, paano po ba yan? Ito po yan. Halimbawa, cluster bonuses. Ang position mo silver. Pag sinabing cluster bonuses, meron tayong tinatawag na dual cluster. When you say dual cluster, hahatiin natin sa dalawa. Dual, it means dalawa. Hahatiin natin sa dalawa yung cluster. Anong cluster? Meron tayong tinatawag ng cluster A, cluster B. So, dalawa lang ang pwedeng paglagyan. Ulitin ko, dalawa lang po ang pwedeng paglagyan. Meron tayong tinatawag ng cluster A, cluster B. Okay, pag nag-sign up ka ng application form, meron tayong cluster A, meron tayong cluster B. Okay? Pag nag, doon sa computer natin, system natin, merong cluster A, cluster B. What if meron kang na-invite na 10? Pwede mo ilagay sa cluster A, pwede mo ilagay sa cluster B. Okay, yung 10, hatiin mo sa 5. Pwede sa cluster A yung 5, pwede sa cluster B yung 5. Ikaw ang magdi-decide. Okay, kung saan mo ilalagay, cluster A or cluster B. Halimbawa na lang, sample ko to ha, position mo silver. Ito po yan. Nilagay mo, may bumili sa yung product set. Kaibigan mo, kakilala mo, ang binili niya, silver. Nilagay mo sa cluster A. Eh what if may bumili ulit sa'yo na product set na silver? Nilagay mo naman saan? Sa cluster B. Okay. Di ba sabi ko sa iyo kanina, lahat ng product set natin mayroon pong corresponding point value. So ang point value po ng silver ay 600. Ang point value po ng silver ay 600. Anong gagawin po niyan? Ang gagawin po ng system po natin, add on, ipa-plus lang po yan. The moment na matrace ng system natin, mayroon pong pumasok sa cluster A na 600, may pumasok na cluster B na 600, ipa-plus lang po yan. 600 plus 600 equals to 1,200. So it means, kumita ka pa ng 1,200 pesos po maliban sa personal sales commission mo. Okay, kung ang position mo ay, kung ang pumasok po ay silver, eh what if kung ang position mo ay gold, tapos ang pumasok naman sa iyo ay gold, nilagay mo sa cluster A, tapos sa cluster B mo naman gold. Okay, ang point value po niyan ay 1,800 plus 1,800 equals to 3,600. So pag na-trace ng system, may 1,800 sa cluster A,
Tapos may 1,800 sa class or B equals to 3,600 pesos po ang kikitain mo. Okay, what if ang position mo naman ay platinum? Okay, cluster A, platinum. Cluster B po ay platinum. 4,200 point value po ang platinum. 4,200 po ang point value ang platinum. Anong gagawin ng system? Pag na-trace ng system, meron pong 4,200 sa cluster A, 4,200 po sa cluster B. Add-on lang po yan. Automatically, 8,400 ang kikitain mo. Cluster, 8,400 cluster bonuses po. Okay? So, ang formula po, 600 point value cluster A plus 600 point value po sa cluster B equals to 1,200. Okay, 1,800 plus 1,800 equals to 3,600. 4,200 plus 4,200 equals to 8,400 cluster bonuses. Okay, guys, pwede ngayon maisip mo. What if kung ang pumasok sa cluster A ay silver? What if kung ang pumasok sa cluster B ay gold? What if kung ang pumasok sa cluster A, silver? What if kung ang pumasok sa cluster B ay platinum? Paano ang sistema niyan? Ito po yan. Cluster bonuses system. Halimbawa, ito ka. Meron kang cluster A, meron kang cluster B. What if may bumili sa iyong product set? Nilagay mo sa cluster A. Ang point value po niyan, 600. What if may bumili sa iyong platinum? Nilagay mo sa cluster B. Ang point value niya is 4,200. Guys, pakinggan niyo ako mabuti. Every time, anong mas malaki? Kung anong mas malaki po, okay, yun po yung babawasan natin. Ang sistema po, kung ano yung mas malaki, yun ang babawasan para idagdag po doon sa maliit. Halimbawa, cluster A po ang mas malaki, 4,200. Babawasan natin ng 600. Okay, kung ano yung point value po, okay, dun sa kabila, yun ang ibabawas lang natin. Okay, dahil sa cluster A, 600, babawasan natin ng 600 yung cluster B, ng 600. So, idadagdag natin sa cluster A na 600. So, bawasan natin ngayon, idagdag natin sa cluster A. So, lumalabas equals to 1,200. So, ang matitira po dyan, 3,600 point value weighting. Kasi binawasan natin ng 600 yung 4,200 sa cluster B. Okay, what if sa cluster A mo may pumasok gold? Ang point value po niyan is 1,800 point value. So, mas malaki pa rin ang cluster B. Babawasan natin ng 1,800, idadagdag natin yan sa cluster A na 1,800. So, ibig sabihin, parang imamatch natin. Equals to 3,600 pesos po ang kikitain mo. So, dahil binawasan natin 3,600 po yan, ang matitira po ay 1,800 point value na weighting. What if may pumasok na gold? Ang point value po niya is 1,800. So, ang sistema natin, imamatch po natin yan, 1,800 plus 1,800 equals to 3,600 pesos ang kikitain mo. Siyempre, binawasan natin ng ano yan? So, 0 point value na lang yan, 0 point value. So, babalik ulit sa dati. Dagdag bawas lang ang sistema ho natin. Alright? Okay. So, maliban po dyan, okay, meron pa tayong tinatawag na personal sales commission upgrade position. Okay. Halimbawa, silver ka. Na-invite mo ako, bumili ako ng product set na silver. Siyempre, ang personal sales commission mo dyan, 800 pesos. Eh, what if ako member mo, nag-upgrade ngayon ako? Gold. Ikaw silver pa rin. You earn another 2,400 pesos. Eh, what if, dahil kumikita na ako, what if nag-upgrade ulit ako? Ikaw silver pa rin. Nag-upgrade ngayon ako ng platinum. You earn another 5,600. So, magkano lahat ng kikitain mo? 8,800 po yan. Okay, what if bumili ako ng 7 silver, in-upgrade ko ng gold, in-upgrade ko ng platinum. So, ibig sabihin, what if bumili ako ng 7 silver, in-upgrade ko ng gold, in-upgrade ko ng platinum. Ito yung total na kikitain mo. 7 product set. Okay, from silver, gold to platinum ang kikitain mo. 61,000 pesos po. Okay? Sa isang tao pa lang yan. O so, isang dealer mo pa lang. Eh, what if, okay, you have 10 direct dealers. Meron kang 10 naging dealer na bumili ng 7 product set. How much you earn? 61,000 na bumili. Okay, 61,000 isang dealer. 10 yung dealer mo. You earn 616,000 personal sales commission mo pa lang yan. So, ganun kalaking kikitain mo sa personal sales commission. Okay, ulitin ko. The more na mas maraming personal or direct dealer, mas malaki ang kikitain mo ang personal sales commission mo. Okay, hindi lang yan. Okay? So, meron pa tayong tinatawag na leadership cluster bonuses. Sa leadership cluster bonuses mo, ito yan. Okay, depende po yan sa position. Okay, kung ang position mo, first level, 5% ka. Gold position, 8% ka. Second level, you earn 5%. Okay, kung ang position mo, platinum, 12% ka.
8% ka second level, and good news po, hanggang third level kikita ka ng 5%. Ulitin ko, habang tumataas ang position, pansinin mo, tumataas din po yung percentage mo. At lumalalim din yung level mo pag ikaw platinum. Okay? Paano ba yan, Anthony? Leadership cluster bonuses, halimbawa silver ka, meron ka na-invite, masipag, matyaga, nag-platinum. Halimbawa, member mo ako, masipag ako, matyaga ako. Halimbawa, first level mo ako. Pag halimbawa, kumikita ko ng 1 million CPB. When you say CPB, complete point value. So madaling salita, pesos po yan. Halimbawa, kumikita po ako ng 1 million every month. So meron kang 5% sa 1 million ko. So magkano ka? Kikita ka ng 50,000 pesos dun sa 1 million ko. Every month. Ibig sabihin, every time na kumikita ko ng 1 million every month, kumikita ka na ng 50,000 pesos every month. Sa isang tao pa lang yan. E paano kung dalawang dealer kami? Dalawa kaming dealer mo na kumikita ng 1 million. How much you earn? 100,000 pesos every month. Yan po yung leadership cluster bonuses natin. Kung ikaw ay silver pa lang, e paano na lang kung ikaw ay gold? Okay, same scenario guys. Bibilisan ko po. 1 million ka. Dati 5% ka lang, di ba? Dahil gold ka na, 8% ka na ngayon. Magkano ka ngayon? 80,000 pesos. Sa isang dealer mo pa lang, eh paano na lang kung meron kang dalawang dealer? Ibig sabihin, you earn 160,000 pesos every month. Sa first level mo pa lang yan. Eh paano kung meron kang second level? Kumikita rin po ng 1.5% ka. How much ang dealer? Eh paano na lang kung meron kang apat na dealer na sa second level mo, you earn 200,000 pesos po. Okay? Kung ikaw ang position mo ay gold. So magkano lahat ng kikitain mo mula first level up to second level, you earn 360,000 pesos po every month. Guys, leadership cluster bonuses po yan. Kung ikaw ay gold, eh what if kung ang position mo naman ay platinum? Okay? Same scenario. Dati 8% ka lang, di ba? Ngayon, 12% ka pa platinum. You earn 120,000 pesos, halos doble. Sa first level mo pa lang yan. Eh what if kung dalawang dealer mo, you earn 240,000 pesos every month sa first level mo. Eh what if kung meron kang second level? Okay, 8% ka. Dati 5% ka sa second level mo, ngayon 8% ka, you earn 80,000 pesos. Okay, eh paano na lang kung may apat na dealer ka sa second level mo, you earn 320,000 pesos every month sa second level mo. Eh paano na lang kung meron kang third level na kumikita rin ng 1 million, so good news, 5% ka, 50,000 pesos. So, ibig sabihin, eh, paano lang kung meron kang walong dealer na kumikita ng 1 million sa third level mo? So, ibig sabihin, you earn 400,000 pesos every month. So, magkano kikitain mo mula first level, second level, third level? Magkano lahat ng total kita mo? Kikita ka ng 960,000 pesos every month. Guys, every time na kumikita sila ng 1 million bonbon, kumikita ka ng 900,000. Okay? Lifestyle reward points naman tayo. Ito po yung safety net natin. Ito yung laging china-challenge kami na sabi daw baka sa laki ng binibigay ninyo, laki ng kikita binibigay nyo sa mga distributor. Yun na nga po eh. Kung bakit ganun po kalaking binibigay namin. Kung meron man dapat kumita ng malaki, kayo po yun. Okay? So ibig sabihin, dinisign namin ito para at least maramdaman mo na well compensated lahat ng pinaghirapan mo. Ang ginawa talaga namin, 30-70. Na dapat lang naman 70% sa inyo, 60% sa company. Kasi may mindset ho kami. Sabi na po ng mindset, ng Chinese mindset, liit kita. Oo, kahit liit kita sa company, pero marami namang leaders, marami namang distributor kikita. In the end, dun din ito papunta yung kikita rin yung company. Pero kung meron man dapat kumita, dapat kayo po yun. Okay, eto po, wag ho kayong magala kasi meron naman ho tayong safety net. Okay, ibig sabihin, every time nakaka 6,000, kumita ka ng 6,000, ganito po yan. Okay, first level mo, second level mo, ibig sabihin, I mean, first, nakita mo, 1,200, second na ano mo, 1,200 ka, okay, third, 1,200 ulit, first ano mo, 1,200 ulit, yung ikapang lima mo, meron kang 300 lifestyle reward points, okay? Ibig sabihin, meron ka pang lifestyle 300 na point value, lifestyle reward points. Okay, pwedeng maipon po yan. Okay, itong maganda po dyan. Eh, what if, position mo silver, nakakompleto ka, meron kang 300 lifestyle reward points. Eh what if yung first level mo, kumita rin ng 6,000, meron din siyang 300 lifestyle reward points. At good news, ikaw meron ka rin 100 LRP, lifestyle reward points, kung ikaw silver. Eh what if ang position mo gold, same scenario, first level mo, meron siyang 300 lifestyle. Ibig sabihin, naka-payer.
Okay? Prepare po yan, ang tawag namin sa old. Prepare po yan. Sa first level mo, naka-prepare yung first level mo, ikaw meron kang 100 lives sa reward points. Okay? What if yung second, first level mo, merong second level mo naman yan. Naka-prepare. Good news, meron ka pang 100 lives sa reward points kung ikaw gold. Okay? What if yung position mo, platinum? Okay? First level mo, meron kang 100. Second level mo, meron kang 100. Third level mo, you earn another 100. Ibig sabihin, 100 lives sa reward points, 100 pesos po yan. Ibig sabihin, kung araw-araw nakaka-prepare yung first level mo, second level mo, third level mo, araw-araw ka rin kikita ng 300 pesos lifetime reward points. So pwede po siyang maging 1,000. Okay, pwede po siyang maging millions. Ang tanong, hindi ka namin tatangbakan ng maraming-maraming product kasi po sa other company, okay, gift check ang tawag nila dyan. Product. Marami kang gift check, marami kang product. Ito po, marami ko yung lifetime reward points, hindi po maraming product. Ikaw ang magde-decide kung saan mo siya dadalhin. Ito kami. Okay. Ano po yan? You can redeem your reward points sa cellphone. Okay? Pwede rin po yan sa car loan. Pwede rin po yan sa laptops. And many more. So magkakaroon tayo ng house and land. And baka bukas makalawa, pwede nyo lang po i-redeem yan sa ticket ninyo. So dyan nyo nakukunin yung ano ninyo, tickets, pwede nyo i-redeem sa tickets. Alam ba, uwi sa Pilipinas, ipunin mo lang yung points mo, gamitin mo. So, it's up to you. And then, ikaw rin na mag-decide kung gusto mo product. So, walang kaso. Okay? So, mas marami kang option para ma-redeem lahat ng reward points mo. Okay? Hindi lang yan. And last, meron pa kami Unilevel bonus. Okay? Pag sinabing Unilevel bonus, ito po yan. Lahat, kung ako member mo, lahat ng product na bibiliin ko, ibebenta ko, ang tawag namin dun, repeat order. Kung ang position mo silver, so mula first level up to 8 level mo, 5% ka. Kung ang position mo up to platinum, 8, buong network ko, buong grupo ko, kikita ka ng 12% mula first level up to 8 level. Yun po yung advantage po ng platinum. Mas mataas ang position mo, mas malaki ang kikitain mo, mas malalim yung pwede mong kitain. Okay, so with that guys, I'm done. Tapos na po ako and maraming salamat po sa mga kababayan nating OFW na nakapanood ng video ito. Remember, the law first. Guys, huwag ka nang magpapauli. Okay, maaaring ikaw ngayon na nanonood ng video ito. Guys, maaaring isip mo na pwede kang kumita, pwede mo rin isipin na hindi ka kikita. Pwede mo rin isip, mag-isip ka ng positibo, pwede ka rin mag-isip ng negatibo. And lagi ko po sinasabi po sa inyo. Okay, lagi ko to sinasabi. Mag-isip ka ng negatibo, mag-isip ka ng positibo, pares pa na ng ginawa mo, nag-isip. Pero mas maganda na mag-isip ka ng positibo kaysa na mag-isip ka ng negatibo. Okay, mas maganda na mag-isip ka na yayaman ka kaysa namang di yayaman. Guys, mas maganda nang may tumutulong kaysa namang wala. Okay, mas maganda nang kumita ng malaki kaysa namang maliit. With that, guys, maraming salamat. But wait, bago ang lahat, siyempre, gaya ng pinangako ko sa inyo. Okay? Nung last, ako po yung nagsalita and then kasama ko si Chairman. Ngayon guys, gusto ko po ma-meet ninyo ang mga kasama kong BOD. So guys, ito turn over ko po sa ating chairman, ang aming pinakabating chairman. So guys, maraming salamat po. And guys, pakinggan niyo po mabuting ito. So thank you po. God bless and to God be the glory. Ang aming chairman, Charles Langgurayan. Okay. Yes. Good morning. Sa ang oras dito is 12:30. So anyway, narinig nyo po yung paliwanag ni Vice Anthony na napakagaling. Actually, sa previous company po, magkasama kami, direct apply niya rin ako. Siya yung may pinakamalaking organization. Bilib na bilib ako sa taong to. Then naging kumpare ko na, kaya naman siya talaga yung isa sa napili ko rin at napusuan. So anyway guys, yung marketing plan na nakita nyo, yung opportunity na nakita nyo, normally, kung nakikita nyo po, in-innovate natin yan. So of course, may mga tao na hindi naman talaga kaagad ma-absorb yung opportunity na nakita. Pero ito lang masasabi ko, papanoorin nyo lang ulit. Iintindihin nyo po kasi napakalaking opportunity. Alam nyo guys, ako nung nakita ko yung ganitong negosyo sa umpisa una, way back, that was way back 14 years ago,
parang imposible din siya paniwalaan. Kasi ang pinakamahirap na bagay sa parte ng buhay ng tao, yung hindi ka pa sanay sa isang bagay na malaki. Of course, ang ino-offer namin ay napakalaking opportunity, napakalaki ng potential income, pwede kang yumaman, pwede kang umasenso, pwede kang sa mga nag-a-abroad, pwedeng umuwi na makasama mong pamilya mo, na dito ma-enjoy mo ang buhay mo, na ang kita mo dire-diretso. Pero of course, magsisimula lahat yan sa paniwala. Guys, kagaya nyo po, eh, kami din ay mga ordinaryong tao na nagsimula sa ganitong industry na talagang wala rin alam. Tama yung sabi ni Vice Anthony na lahat naman ng tao nagsimula. Yun nga lang, kumbaga, kung bakit po kami nagiging umasenso sa ganitong negosyo, kasi po pinaniwalaan namin na yung magagawa ng mga ibang tao ay kaya rin po namin gawin. Ganon din po kayo. So ibig sabihin, parang ganito lang kasimple. Ang dami pong mga tao na nangarap pumunta ng abroad, pero hindi lahat po nakaalis. Dahil yung iba, of course, eh, may takot naman umalis. May mga naman, mayroon naman na nag-attempt, hindi pinalad. So, guys, yung mga iba nakapunta dyan, of course, lahat naman ng bagay, simple lang. Para malaman mo, subukan mo siya. Pwedeng itong opportunity na nakita mo ngayong gabi, ngayong araw, ngayong umaga, eh, kaibigan, baka ito na yung magbibigay ng big break mo sa buhay. Diba? So, guys, konting background lang din po as chairman of the board sa company. So, ano bang background namin? Yung kumpanya po, yung iOne, ay bagong company pa lang to. This is a newborn company na binuo po ng local company, mga Filipino pong may-ari. And of course, yung experience namin, lima po kaming may-ari, but of course kaming apat, eh, fully loaded sa ganitong industry. Pag sinabing fully loaded, ibig sabihin, hindi lang po 2 years, hindi lang po 3 years, hindi lang 5 years, more than 10 years experience kami. And number one na factor po yan sa company profile. Kasi yung mga may-ari, yun po yung magbibit-bit ng kumpanya, kailangan po may alam, may experience. Pagdating sa network, sa larangan ng ganitong negosyo, ibig sabihin, kailangan nagka-resulta. And kami po, on result ng pag-uusapan, nagawa namin yun. So, guys, unting background na regarding sa networking. May mga tao po na ang pagkarinig nila sa networking, mga negative, mayroon naman taong positive, eh, hindi po pare-parehas. Palagi ko lang sinasabi na ang negative or positive conclusion na nasa buhay ng tao, dumaraan sa isip niya, of course, nangyayari po yan based sa experience and based dun sa environment na nakita natin. So, kung ikaw yung taong may negative experience sa networking, eh, hindi ka nagiging successful at the previous, don't worry, nagsimula po akong ganun din. So, that was way back 2001, na-invite ako sa company. Nakita ko yung isang negosyo, na open mind po ako. Hindi rin po ako agad naging successful. So, at long story short, sa 14 years na experience of my career, guys, 4 years, nagkaroon din ako ng trial and error. But of course, dun po ako natuto, dun po ako nag-mature. Isa lang bagay na nakita ko, ang success, guys, para makuha mo, kailangan pumasok ka sa isang tamang opportunity, number one yun. Of course, kailangan ayusin mo yung attitude mo to drive the business. So may mga bagay ka na kailangan mo i-adjust at may bagay ka na kailangan mo paniniwalaan na magagawa mo at makakaya mo rin yung nagawa ng iba. And of course, very important, hindi lang po yung right opportunity, hindi lang po yung tamang attitude. But of course, para magkaroon yan ng 100%, na ma-meet mo yung expectation ng malaking success, the very important is perfect timing. So, ibig sabihin, way back on my previous company, nagiging training ground ko po siya. So, yung experience ko at the past, dun po na nabuo yung ability ko, nung dumating po sa akin yung isang company na nung nakita ko, that was way back 2006, it's a very pioneering, kami po nagsimula dun. So, doon po kami kumita ng malaki and doon po kami nagkasama ni Vice Anthony, doon po kami nagkasama ni yung share ko na tatawagin din. So, guys, kumita po ako ng malaki doon. Ako yung isa din sa namayagpag doon for the past 9 years, na-prove ko din na talagang may pera. Hindi lang po 20 million, hindi lang po 50 million yung kinita ko, more than 100 million. In 9 years, doing sa company na yon, kumita po ako ng 120 million. So, kumbaga, dumating lang sa point na nag-level up kami. Dumating sa point yung graduation stage sa amin. So, nag-usap kami, kaming tatlo na galing sa isang company, what if magtayo tayo ng company? Kasi na-convince kami na ang isang network marketing company, ang daming tao na tulungan po.
na maganda na pwedeng mabago talaga ang buhay. Kasi po kami mismo, living testimony doon. So, para malaman nyo lang konting background lang sa mga network marketing company, of course, hindi lahat ng networking company right now na nagtatayo, eh may marong magandang direction ng kumpanya. Isa lang sa pinaka-importante, number one, yung company profile. Ang products, pwedeng palitan, pwedeng i-adjust, pwedeng pang i-innovate yun. Yung nakita nyo yung produkto, of course, yung Perla, yung flagship product natin. But yung uses, initial product lang natin yan. Magkakaroon pa tayo ng produkto na galing US. Magandang produkto, siyempre, of course. Mag-a-add-on pa tayo kung anong pwede pang i-innovate sa product. Ilalabas po natin yan, yung in sa market na makakatulong po sa mga tao, siyempre. Then yung marketing plan, talagang inayos natin, sinolusyon na namin yung mga weakness sa previous company namin, yung past experience namin, pinag-combine namin, at yung mga nakita namin sa previous company, kahit convinced kami na kumita ng malaki kami, nakamita kami ng malaki, pero of course, meron siyang weakness. So yung weakness, guys, nilagay natin dito, nagiging strength. So nasolusyon na natin yan. Which is yun yung may leadership, kahit na isang leg lang ang gumalaw sa'yo, na ikaw naman talaga yung nag-invite sa tao, at kumita po yun, makikinabang ka rin. So part yun, talagang binigay natin yun. So, itong history ng network marketing. Katulad ng sinabi ko, hindi lahat na nagtatayo ng kumpanya ay pwedeng tumagal ng 5 years, 9 years, 10 years. So kung bakit po may mga tumagal na kumpanya dahil simple lang. Yung mga tumagal na kumpanya, kung titingnan natin, aside sa mga foreign companies, sa local companies, kung napagbabasihan natin ano bang background, sila po mga nagiging kagaya rin namin. Fully loaded sa experience when it comes pagdating sa networking, kasi po mga networker din po sila before. So yun yung isa sa mga experience nila. Then, share ko lang sa inyo, nung pumasok po sa Pilipinas ang networking, that was way back 80s, 90s, mga foreign company po yun, and marami din pong yumaman, marami pong kumita. So that time, nung pumasok naman yung peak, at nagplato na yung mga foreign company, pumutok na po sila, nainganyo naman itong mga local na business person na magtayo ng company. So doon na po pumasok ang second wave. Yung first wave po, yun ang binanggit ng mga foreign company, yun si DXN, si Herbalife, si Amway, Forever. So walang masama po doon. Magandang produkto yun nga lang, pumasok ng peak or plateau na tinatawag. And nag-innovate. So pumasok po yung mga second wave. Yun na po yung mga local na mga negosyante ang mga nagtayo. So yun po si First Quadrant, si iGen. Marami din po kumita. Yun nga lang, short span of time. Kasi hindi naman talaga sa networker, negosyante lang sila. And the third wave, doon po kami napasama sa mga kumpanyang yun. Until now, existing sila. Mga networker na pong nagtayo na may fully loaded experience. So nagtayo po, doon po naglabas si AIM, which is doon po kami galing, and wala pong masamang tinapay sa company yun. Dahil doon kami nagiging successful. Of course, kami hindi naman tinerminate doon. Nag-resign po kami sa company just to level up din sa sarili namin, dahil mas may pangarap din kami na gusto namin, na-inspire kami, kagaya nila, na nagawa nila magpalaki ng company, naging history sila. Ang gusto rin namin, hindi lang po income, kasi kumita po kami ng malaki doon, hindi lang po history ng income sa pagiging distributor. Ang goal namin dito, magiging history sa industriya na pwede din, kaya din namin patagalin yung kumpanya to. Then, the good thing lang, guys, kasi yung mga hindi tumagal na kumpanya, na-adjust nitong mga company na mga networker ang may-ari. Din kami po, for how many years, nakita namin yung weakness, nakita namin yung strength. Yung strength, inadapt natin dito. And of course, yung weakness ng isang marketing plan or sa company man, in-eliminate natin dito, na-adjust natin, na-innovate natin. But right now, of course, nandun sa status na pwede mong tanungin, si Iwon po, nagsisimula pa lang. This is a newborn company. Pwede mong sabihin na baka hindi tumagal yan. Guys, naalala ko that was way back 2006, yun din ang nasa isip ng karamihan tao. Even ako as distributor sa previous company ko, inisip ko rin yan, baka pwedeng hindi tumagal. Pero guys, isa lang sinabi ng mga may-ari, wala na kaming babalikan. Nung kami naging owner, dahil may pangalan din kami sa industriya, hindi namin pwede maging distributor, etong kumpanya, papalakihin namin kasi may experience kami. And lumaki pong kumpanya, kami na naniniwala at kami na nagseryoso, kami nagtrabaho, nakinabang kami. Same din sa kanila. Nung umalis kami sa kumpanya po, hindi lang po kami basta ordinary distributor na kumita. May mga pangalan din po kami na nagawa sa industriya. Kaya po, pag hindi kami papayag na hindi tumagal yung kumpanya, kasi po, pag hindi to lumaki,
eh siyempre masisira din po kami, hindi naman pwede na magtatayo naman kami ulit or magiging distributor pa kami. But of course guys, andun yung risk sa lahat ng bagay. Pero don't worry, kung sino po yung matakot, dapat hindi po kayo nasasali, kundi kami po. Kasi bakit? Ang laki po ng iniwan namin. On my previous company po, I'm earning more than 2 million to 3 million per month. Yun pong iniwan po doon. With my partners, napakalaki din ang kinikita nila, 500,000. Yung isa sa magsasalita mamaya, more than 1 million per month. So kumbaga kami po, is 100%. Buo pong loob namin, nung iniwan namin, at alam namin, convinced kami sa sarili namin na kaya namin palakihin ang kumpanya, guys. Then the good thing sa may-ari, kasi palagi lang namin sinasabi, and very effective sa anumang larangan, sa coaching, yung mga nagiging player na magagaling before. Kasi paano ituro? The good thing with this IWON company, this next giant company sa network marketing, kasi po alam namin kung paano palakihin, alam namin kung paanong ingredients, paano namin turuan, wala kamang alam sa ganitong negosyo, tuturuan ka namin. And the good thing guys, kasi napalaki ko yung organization ko before, nagawang kumita ng milyon-milyon, na walang gantong sistema, na walang online, wala pang webinar noon. Guys, right now, may mga concept na ganto. So ibig sabihin, mas napapadali natin ngayon. And of course, sa ang bansa man kayo, the moment nag-refer kayo dito, yung mga contacts nyo, relatives nyo dito sa Pilipinas, maaalagaan namin yan. Guys, tandaan nyo, the perfect success is perfect timing. Guys, kailangan nyo i-grab ang opportunity na habang nagsisimula, habang palaki pa lang yung kumpanya, na kung na-catch nyo yung vision in time, after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years from now, bago pa siya sumabog ng todo-todo at kayo po naniwala at ginawa nyo, malamang, kaibigan, isa ka na sa kikita ng malaki dito. Naalala ko palagi yung isang kwento ng isang successful right now na isang franchising company business na food chain, yung Jollibee. Si Jollibee nung in-introduce sa market, sa halagang 35,000, ang dami pong hindi naniwala. Sabi ni Jollibee, darating ang time, lalaki tayo. At yung mga taong naniwala, nung lumaki si Jollibee, yumama ng todo-todo. So ganun din po, si IWON right now nagsisimula pa lang. Pero kami po, hindi papayag na hindi lalaki. Kasi simple lang, kung sineryuso namin at pinalaki namin yung network namin, yung organization namin sa hindi namin kumpanya, how much more pa sa sariling kumpanya. Guys, uulitin ko, the good thing with this company, fully loaded sa experience, alam namin yung ingredients as BOD, networker kami, naintindihan namin kung paano magpalaki ng grupo, paano i-handle yung rejection, and paano din po kahirap mag-build ng network. Of course, may mga training tayo na gagawin doon. At sa mga international, in time, mag-i-expand tayo. And ang goal ng company, sabay sa pag-expand natin sa ibang country, kung hindi man po makapasok agad ang produkto natin, kung anong manufacturer na maganda, na pwede po makakuha tayo ng produkto sa country na yan, pwede ka agad tayo mag-adapt doon para at least yung sistema natin hindi mahirapan. Of course, medyo humaba na yung testimony ko. Para at least makompleto, dahil may bisita tayo, nandito yung isa sa mga BOD, itong taong to, guys, na met ko to way back 2009, nung nag-network po ako dun sa Mindanao, area naman ng Mindanao. So napakalaki din ng market po sa Mindanao. So nag-network po ako dun, cross-line ko po siya, that time nagsisimula pa lang yung taong to. So nakita niya yung heart ko dahil nagkatulungan kami, binansagan kami dong Batman and Robin. So dun sa Mindanao, napalaki namin yung organization at yung ibang linya. Ang sabi niya sa akin, nakikita ko kung anong puso mo. Tinanong niya ako that time, naalala ko, ano bang plano mo, habang buhay ba maging distributor tayo o may balak ka ba magtayo ng kumpanya? So alam mo, never naman dati sumagi sa akin na magtayo ng company. Yun nga lang, syempre, palagi talaga nangyayari sa buhay ng tao, hindi po maiwasan na nagle-level up. So guys, isa to sa taong nag-inspire sa akin na what if magtayo kami ng kumpanya. And mahaba po na panahon, uulitin ko po, that was way back 2009-2010, yung plano, doon pa po nagsimula. So guys, nung last January, pinuntahan ko po siya sa Mindanao, binalikan ko po siya, sabi ko, and right now, ready na ako, eto yung pwede nating maging team. So guys, nag-decide tong taong to nang walang pag-alinlangan. So kami pong tatlo, ni Vice Anthony, ako po, at itong taong tatawagin ko, paras kami kumikita lahat, and sinacrifice namin yon. Ibig sabihin, pinapakita lang namin na ganun po kami kaseryoso sa kumpanyang to.
Hindi kami papayag na hindi lalaki at hindi po tatagal. So, ganun po ang goal namin. And of course, gusto namin marami pang magulungan ng mga tao po sa kumpanyang to. Dahil dun po sa company as distributor, nagiging limitado yung galaw namin. May mga bagay kami na gustong gawin, hindi po namin magawa. Kaya isa po sa naging reason din kung bakit po namin to pinotap. So guys, magsishare itong taong to. Eh, sana ito sa malakihang crowd magsasalita. Ang tawag sa kanya namin is Mr. Energy. Napaka-excited, napaka-hyper ng taong to. Alam nyo, kung sa maramihang crowd mo lang to, isa sa lang, buhay na buhay palaging crowd. Believe na believe ako sa taong to. Sa dami kong pwedeng mapili, na pwedeng magiging partner, isa po to sa pinili ko. Kasi po, ang blending namin, yung pagsasama namin, yung pagkakilala namin sa isa't isa, hindi lang po 1 year, hindi lang po 2 years, more than 5 years po. Uulitin ko, kami ni Vice Anthony, 7 years na nagsama po kami. Yes. And isa sa nag-set up nito ng online na si Mr. Dennis Villarosa, guys, ito yung makikita nyo, more than 10 years nakasama po ni Vice Anthony naman. So ibig sabihin kami po, eh talagang may naibao ng relationship. Dahil number one po sa mga may-ari, hindi lang po na magsama para ang goal, kumita. Importante po yung relationship na magkakilala kasi very sensitive pagdating sa decision making, lalo na paglaki ng kumpanya. Guys, kami po, hindi lang pera ang goal namin. Ang goal namin, makatulong and kilala namin yung isa't isa, kaya ang adjustment po, nandun na kaagad. So with that, dito po ako nagtatapos. And of course, pagsalitain po natin, magsishare po yung galing pa ng Mindanao, pumunta po dito, isa sa mga BOD from Mindanao. Kaya napakalaki ng chance pag may makilala kayo ng Mindanao, itong taong to, napakabait ng taong to. Yung bahay niya, ginagawa niyang bahay din sa mga distributor niya. Kaya pag mayroon kayong kakilala na pwedeng i-refer, pag walang materhan or pumunta kayo doon, aasikasuhin kayo ng taong to. Ganong kabait yung taong to, kaya to sa dinami-dami ng pwede kong kunin, itong kinuha ko dahil nakita ko ang heart ng taong to. With that, pagsalitain po natin, of course, i-grab natin yung opportunity at pakinggan yung taong to dahil napakagaling ng taong to. Guys, tawagin ko siya para mag-share. So si Vice June Agaraw. Yes. Grabe. Okay, once again, good morning. So this is my first time sa mga lahat ng mga televiewers natin, sa mga OFW, lalo na sa Hong Kong. Palagi ako dyan dati, nung first time, nasa dati akaming kumpanya. So magpakilala ako, my name is June Agaraw. Ako po ay isa sa BOD, Chief Marketing Officer ng IWON Corporation. Ako po'y taga Davao. So kung may mga taga Davao dyan, lalo sa mga OFW, kasi ang madalas na mga OFW is taga Davao, mga taga probinsyano. So madalas natin masasabi bakit tayo nag-abroad. Number one, isa lang, gustong kumita. Wala namang ibang dahilan kaya gustong kumita eh. Now, first time ko itong magkakaroon ng webinar. Talagang na sabi ko nga kanina, sabi ko kay Chairman, Chairman, paano ko ba sasabihin? Kasi ako ay sanay na sanay talaga sa malakihang crowd. And this is the first time nakausap ko ang sarili ko. Pero andyan pala kayo. Nakikinig pala kayo dyan. So talagang wala kaming choice kung hindi, anong tawag nito, magsiservisyo para sa inyo. Kasi natayo namin ang kumpanya nito para sa inyo. Guys, binansagan akong Mr. Energy, kaya kung makikita nyo ako dito, talagang ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagiging pagka Mr. Energy ko. Una, ibabagsak ko lang sa inyo, paano nangyayari yung story ng ngayon? Tama yun, yung sinasabi ni Chairman Charles. Way back 2010, nung nakakasama kami, hindi ko siya upline. Siya po ay crossline. Nagiging idol ko po siya sa isang kumpanya, sa previous naming kumpanya. Ngayon, nung habang hinahanap niya ako, kasi ang taong ito ay talagang matulungin. Sadyang matulungin talaga. Nung hinanap niya ako, sabi niya, sinong kumikita sa Mindanao? Eh siyempre, wala naman talaga ibang kumikita doon. Ang matatawag naman talaga natin doon, June Agaraw. So hinanap niya ako. Ako din naman, nung hinanap niya ako, talagang takot na takot ako. Bakit ako hinahanap? Na hindi ko naman siya masyadong kilala. Kasi nga, ibang grupo siya. So in the first place, sabi ko, hindi ko naman siya upline. Pero hinanap niya ako dahil gusto niya makatandim. Isa sa mga gusto niyang makatandim, yung isa sa mga magagaling. So, it's my pleasure, sabi ko nga sa sarili ko, bakit sa dami pa ng mga tao na gusto niyang makatandim, ako pa. So, nagkakatandim kami, umiikot kami sa buong Mindanao.
pinagsasalita namin yung mga area na mga hindi naman namin kahit kagrupo, pero dahil sa yung puso namin, yung blending namin sa puso namin ay gustong tumulong. So isang araw, sabi ko sa kanya, pre, medyo nakikita ko sa sarili mo, ang bait mo, ang gusto mong tumulong sa kapwa-tao, what if kaya magtayo ka ng kumpanya na para marami ka pang matulungan? Sabi niya sa akin, hindi pa time. Sabi ko naman sa kanya, bakit? Kasi kumikita pa ako ngayon. Sabi ko, magkano bang kinikita mo ngayon? Sabi niya sa akin, nasa 1.82 million ako. Sabi ko, oo nga. Ikaw, sabi niya sa akin, ikaw, pwede ka pa kasi nasa 200 to 300,000 ka pa. So masasabi mo yan na pwede tayo magtayo. After noon, binabaliwala ako lang. Pero deep inside, alam ko, yung sinasabi niya sa akin, may patutunguhan. Way back January 15, yung pagdating ni Pope John Paul dito sa Pilipinas, pumunta siya sa bahay. Doon ako kinotoban. Talagang sabi ko sa sarili ko, bakit pumunta siya na hindi naman lang siya nagpaalam sa akin na pupunta siya. Sabi ko sa kanya, pre, bakit ka naparito? Sabi niya, yung babalikan ko yung sinasabi mo sa akin. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, yung magtayo tayo ng kumpanya. Sabi ko, ha? Hindi pa ako handa, pre. Kasi ngayon, wrong timing ka. Sabi niya sa akin, bakit wrong timing? Kasi on that time, yung way back January, kumikita ako almost 1.2 to 1.5 per month. So sabi niya sa akin, yun nga ang timing. Bakit? Kasi malaki ang chance na iiwanan mo yan, makikita ko yung commitment level mo. Sabi ko sa kanya, nagmamagkano ka ba ngayon? Kasi whole famer na siya noon. Sabi niya sa akin, nasa 2.2 to 3 million ako. Sabi ko sa kanya, oo nga, kailan ba natin simulan para masimulan na natin ang pagtayo ng kumpanya? Guys, ako, hindi na ako nagdadalawang isip nung sinabi niya sa akin, magtayo na tayo ngayon. Why? Isa lang sinasabi ko sa sarili ko. Ito yung time na yung kinikita namin noon sa dating kumpanya ay kayo naman ang makikinabang. Ladies and gentlemen, maraming nagsasabi sa amin, grabe naman, magtayo sila. Hindi pa stable ang kumpanya. Huwag kayong sasali dyan. Hindi pa stable lang ngayon. Oo, tama sila. Hindi pa nga stable kasi 3 months pa lang kami. Pero isa lang ang pagmamalaki ko sa inyo. Hindi pa man stable lang ngayon, pero yung utak ng mga may-ari stable naman. Oh. Bakit po? Kasi imagine, ilang years na ho kaming nag-networking. Si Chairman Charles, so ilang years of experience and expertise. Si Vice Anthony, ilang years of experience and expertise. Ako ho, imagine mo naman. Maraming mga taong nagsasabi, grabe, ang laki ng kinikita ng mga tao na yan. Bakit umalis? Simple lang, ladies and gentlemen. Kami po, nasa top na. Kami po, kumikita na. Halos sasakyan na gusto namin sasakyan, nasasakyan na namin. Question, paano yung nasa ilalim? Paano yung gustong magiging kami? Paano yung mga taong gusto magiging Charles Langgurayan? Paano yung mga taong gusto magiging Anthony Gatchalian? Paano yung mga taong magiging June Agaraw? Guys, ito yung time. Tinayo namin na ngayon para sa inyo. Why? Kasi yung mga owner na mga taong nandito ngayon, yung track record. Track record ang basihan nyo. Maraming nagsasabi, nagtatayo sila. Hindi naman sila masyadong maedukado. Oo naman, aminin namin sa inyo yun. Oo nga, hindi kami masyadong maedukado. Pero ulitin ko sa inyo, ang pagtayo ng kumpanya, kailangan na sa track record ka. Kasi ulitin ko kaibigan, iba ho ang blending ng mga taong may-ari. Unahan ko na ho kayo, Charles Langgurayan, grabe po ang blending namin. Napagsubukan na ho namin kung ilang years na kami nagsasama na hindi ko pa siya upline. Hindi ko pa siya kano-ano, pero imagine, nagtutulong-tulungan kami. Vice Anthony, magkasama kami sa Speakers Bureau, kahit sang sulok ng area ng Pilipinas na pupuntahan namin sa buong Pilipinas, pati sa iba't ibang bansa. And ladies and gentlemen, sobrang ganda na tinayo namin ito. Alam ko ang ibang mga tao dyan, isa lang sinasabi, sige nga, kung tinayo yan, ano yung pwede nyo ipagmalaki, lalo na sa amin? Simple lang kaibigan. Ang may pagmalaki namin sa inyo, yung experience and expertise namin, na kung saan man kami nakakarating sa Bios Company, yan din ang gagawin namin sa inyo. Ladies and gentlemen, sa mga taong nandyan, lalo sa mga OFW, lalo sa mga local ngayon, ulitin ko po sa inyo, ang sarap mangarap, ang sarap yumaman. Yung part namin, narating namin, alam kong gusto yung marating nyo. Ladies and gentlemen, sasabihin ko rin sa inyo, mayroon akong isang kwento. Yung isang kwento na ito, napakaganda. Mayroong isang mayaman, mayroong isang rich man. Ini-interview siya ngayon ng isang journalist. Yung isang journalist, gusto niya hahanapan ng lusot, bakit siya yumaman? Gusto niyang makita ngayon, bakit siya yumaman?
nung nagtanong yung isang journalist, sabi na ng isang journalist doon sa isang rich man, sabi ng isang journalist, why you rich? Sabi na niya, bakit kayo mayaman? Isa lang ho ang simpleng sagot ng ano, ng mayaman. Sabi niya, two words. Right decision. Grabe. Sa pwede pa namang daming isabihin, two words lang ang sinabi ng isang mayaman. Right decision. Nagtanong ulit yung isang journalist. Sabi ng isang journalist, how do you gain right decision? Sabi ng isang mayaman, one word. Experience. Grabe. Sa dami pa naman ang pwedeng isagot, one word lang ang sinabi. Napakatipid. Kaya siguro ito mayaman. Sabi ng isang journalist, babanatan ko ulit. Baka dito, pwede nang sumablay. Sabi ng isang journalist, how do you gain experience? Sabi naman ng isang mayaman, towards wrong decision. Because every time I make wrong decision, I gain experience. Ladies and gentlemen, alam kong nasa isip mo ngayon. Kung papasukin mo ngayon, baka maisip mo, nasa wrong decision ako. Ulitin ko po, kami yumaman. Hindi kami takot, magiging wrong decision kami. Bakit? According to Soichiro, Honda Soichiro, sabi niya, success is 99% failure. Huwag kang matakot mag-fail. Why? Lahat ng mga taong naging successful galing sa failure. Ladies and gentlemen, tinayo namin ng Iwon, tinayo namin si Iwon, hindi para mag-failure ka. Tinayo namin ito para yumaman ka. Kung ikaw nasa labas ngayon, para ito sa'yo. Kung ikaw ay hangad mo na makasama mo ang pamilya mo, para ito sa'yo. Kung hangad mo na makasama mo ang mga anak mo, makasama mo ang mahal mo sa buhay, para ito sa'yo. Isa ka sa pinagpaplanuhan namin na umuwi dito na gagampanan yung pagiging ama mo, pagiging ina mo sa mga anak mo. Ang sarap na makapiling mo sila, lalo na kung kasama mo sila sa habang buhay, na andito ngayon ang Iwon, makapiling mo rin sila. Guys, ulitin ko sa inyo, hindi naman kami nagpa-promise ng heaven and earth. Hindi man naman nagpa-promise na yayaman ka dito. Pero, isa lang masasabi ko sa inyo, andito kami, sasamahan ka namin, hanggang sa dulo ng walang hanggang magpakailanman. Till death do us part, please be careful with my heart, ikaw lamang. Thank you very much. Ako si Juna Garaw, mabuhay ko kayong lahat, to God be the glory. Thank you very much. Now guys, by the way, I'm Dennis Villarosa, so sa dami na napakinggan nyo, I hope guys this helps you na makapag-decide sa business na to. So isa po ako sa mga tao na pwedeng tumulong sa inyo. No, so wag po kayong mag-alala, no? So sana po mag-abuo po kayo ng desisyon and makasabay po kayo sa amin. Tandaan niyo po, this is the law of first. And maniwala po kayo, iba po kapag ka nauna ka, lalo na po ngayon na lahat po magiging market mo and napakalaki po ng scope natin international. So with this technology na ginagamit po natin, isa po kami sa tutulong sa inyo. Ganyan naman po, kami na po ang nagla-live webinar na ibabato nyo na lang po yung link sa mga kaibigan nyo and mapapanood na po nila kami live. So after this, pwede nyo na po silang i-follow up, no, sa lahat po ng napanood nila. By the way, meron po mga tao na nagpapabati po. Batihin na din natin. So, welcome po sa Team Jaguars na nanonood from Hong Kong, Saudi, Kuwait at Taiwan. Team Jaguars, maraming salamat po. Sana po lalo pa po tayong magsipag at tumami po tayo. And sa mga taga Dipolog po na nanonood, si Sir JB and yung grupo niya po sa Dipolog, saturate nyo na po yan. Tandaan nyo po, nauna na kayo dyan sa Dipolog, na kayo magpatulog-tulog, atawin nyo na po yan. And sa mga malaking grupo po sa Spain right now, sa new team natin sa Dubai, Hawaii, Canada, and Lebanon, saka sa mga new members ng Hong Kong under Team 8-Day Realm. No? So welcome po sa inyong lahat. Marami pa po tayong live webinar na darating and sana po mas makapag-invite pa po kayo na mas marami pa pong tao. Kami na po bahalang kumausap at mag-explain dito. And on the long run, bababa po kami sa mga country kung nasan kayo para mas matulungan po namin kayo mag-grow. Promise po namin yan. Iikot po kami sa buong mundo and bababa po kami dyan sa inyong lahat. No, so with this, kinatapos na po namin yung live webinar and maraming salamat. By the way, before we end this one,
Okay, so yung mga nagtatanong po kung kailan kami bababa sa Bohol, bali schedule po namin yan, i-update na lang po namin kayo sa Facebook. Yun po. So yun lang po. With that, tatapusin na po namin yung live webinar na to. Maraming salamat po. Susunod po, every time po na nanonood kayo, if ever you have question, pwede po kayong mag-chat dun sa chat system na nakikita niyo po sa baba para po masagot namin yung mga tanong niyo. So you could still send me messages. By the way, add me. I'm Bash Dennis Villarosa. Add niyo po ako sa Facebook. So if ever you have questions, matulungan po namin kayo ASAP. So with this, maraming po salamat sa inyong lahat and good morning na po dito. God bless.